Jacqueline from Fighters Against si Irma. Uy, si Ma'am Van Calapano. Ma'am Van, nanonood po ako ng vlog nyo. Thank you. Yes, of course, from Borderai. Nandiyan po. Borderai Eugene. Online Ruby. O Power Luz Biminda. Power F. Okay, si Online Arneen. Hindi ko nakikita. Okay. Ito po, i-on ninyo ang inyong mga camera. Ayan. At of course, ang palagi, si Ma'am Online Dahlia. Hoy, Myla, ang isa po sa magaling nating speaker din ng marketing plan at ng product. Ayan ha, Ma'am Myla, antayin ka namin dito on stage. Yes, of course. Sino pa ang Power Venus, Power Beth Sanchez, kumusta po kayo dyan sa Bulacan? Okay? Ang daming, hindi ko na lahat mabate. Si Power Rolly Odtohan, nandiyan dyan, nanonood din sa atin, kasama natin. Yes! Uy, gusto kong batiin ha, yung regular na nanonood po sa atin, galing po dyan sa Don Antonio, sa Reyes. Si Dashal, kumusta kayo? Nandiyan na naman ulit at nakasuporta. Of course, meron din po tayo from different groups. Nakakatuwa naman, no? Ang dami-dami talaga. Hindi ko lang kayang pati. Si Kuya Ed Pedregal, kumusta po? Kumusta? Yan, talaga naman. Of course. So, ngayong umaga, marami po tayong mga kasama na nanggagaling sa iba't ibang lugar. Lalong-lalo na po sa ibang bansa. Nandiyan ang Saudi, ang Riyadh, ang UAE. And maya-maya, sigurado magpapasukan na po ang ating mga kasama. From Cavite, from Nueva Ecija, Batangas, Pampanga, Laguna, Albay, mga Bicolano, kumusta po? From Rizal, of course, from the Visayas, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, nandiyan sila Vincent. Okay? Sila Suzette Enriquez, ang ating mga magagaling na leaders. And soon to be our Bacolod Center owner. Okay? Of course, ang Bulacan, ang Bohol. And gusto ko rin batiin. Alam nyo, ito po yung ating mga kapartner. Kapartner natin sa pagnenegosyo dito sa Health Wealth sa buong Pilipinas. Ang ating mga service center operators, owners and staff ng mga sumusunod. Of course, from the northern part, nandyan po ang ating Baguio. Pakinggan nyo pong mabuti para maintindihan ninyo na hindi lang po pala dito sa Manila merong mabibilhan o makukunan ng legitimate Health Wealth Green Barley Prata. Marami po tayong mga kapartner sa probinsya na humuna dyan from Northern Luzon. Ang ating Baguio Service Center na pinamumunuan naman po talaga ng ating Hall of Famer, ang mag-asawang Chris and Camille Ibao. Naku po, napaka-supportive at napakalaki ng grupo nila. Sila po ang namumuno sa Troopers. Meron din po silang satellite office sa La Union. Kaya kung meron kayo, malapit dyan sa lugar na yan, meron po tayong Baguio at La Union. Pwede pong lapitan, pwede pong mapuntahan at i-assist nila kayo. Pwede po kayo makipag-usap tungkol sa mga deliveries. Iaayos po nila yan. Open po ang ating service center owners ng Baguio at La Union, si Sir Chris Ibao at si Ma'am Camille Ibao. Of course, nariyan din po sa Central Luzon, si ang Bulacan Service Center na ngayon naman po ay talaga namang namamayagpag dahil po excited na excited ang mga dealers ng Central Luzon dun sa ating 7+1 na promo. Hanggang katapusan na lang po yan na i-grab nyo yung opportunity. 7+1. Ibig sabihin, bibili ka na executive entrepreneur na 7, meron kang isang extra head. Head lang po, wala pong product pa. Pero ang ganda po, grabe pagka naintindihan ninyo yung power ng 7+1 ay talaga naman. Kaya nga po namamayagpag eh dyan sa bandang Bulacan at sa Nueva Ecija. Alam niyo po yung isa dyan, yung nag-share kahapon ng wealth testimony, si Miss Christy Reliente Ojai. Naku po, in a week's time, nakapito siyang 7+1. Ay naku, expect ninyo kung gaano kalaki ang magiging benefit ni
Ma'am Christy itong darating na Friday. And nakakatuwa kasi marami pa po dyan sa Bulacan, dyan sila Miss Coraline Perez, nandiyan dyan sila Lenji, at yung mga grupo po ng nila Diggs. Ay nako, talagang baliw na baliw. And of course, yung ating former jeepney driver now turned into entrepreneur, walang iba, ang gwapong-gwapong dating walang ipin, pero ngayon poging-pogi na, Mr. Edwin Sanchez. Siya naman po ay naka-apat na executive entrepreneur. Ibig sabihin, 4 na 7+1. At ang balita namin, marami pang padating dahil hahabulin nila ang katapusan. So, wag na wag po nating kakalimutan. I-avail po natin yung promo ng kumpanya 7+1. Of course, we go now to Southern Luzon. Nandyan po ang ating service center ng Cavite, Laguna, and Batangas. Sa Cavite po, of course, ang ating pinakamabait at napakagaling po naman natin talagang product presenter. Walang iba kundi si Ma'am Jo Landas. Of course, nandyan din ang kanyang mga staff, sila Melba at si Joanna. Of course, sa Laguna naman, ang ating teacher na negosyante din, si Ma'am Wilma Villegas. And of course, sa Batangas ngayon, grabe. Grabe po ang Batangas. Namamayagpag talaga sila because of their online business. Yun yung air attack eh. Pero huwag din nakakalimutan yung ground attack. Ibig sabihin yung mga one-on-one. Andyan po ang Batangas Service Center owner, ang mag-asawang Romel and Tina Hawak. Kaya mga ano yan, onliners group yan talaga naman. Talagang makakakuha ka ng inspirasyon sa kanila. Kasi mga nanay-nanay lang yan na nasa bahay. Pero ngayon, ay, nagugulat nga po kami. Kasi dati, kung kumuha sila ng cheque, ganyan. Ngayon po, ganyang kakapal. Ibig sabihin, napakarami ang nabibiyayaan ng ating napakagandang produkto at napakagandang negosyo sa Healthwell International Corporation. And let's go down to Visayas. Sa Visayas naman po, napakarami nating mga service center. Nandiyan ang Leyte na pinamumunuan naman ni Miss Cathy Ibao. Sa Bohol, nako, ang napakaganda at napaka-sweet. Pero ang galing-galing po mag-product presentation. My friend at kapatid, si Miss Sharon Malwenda, at of course, very supportive ang kanyang husband, si John Jane. Sa Bohol po yan, ha? Kaya kung meron kayong mga kakilala na taga Bohol, taga Leyte, ito po yung mga tao niyong kakausapin. And of course, sa Cebu, nandyan po ang ating Hall of Famer din, Mr. Paul D. At ang kanyang napakaganda, napakasexy asawa talaga. At very, very supportive naman po talaga sa ating negosyo, si Miss Dash D. And of course, ha? Nandyan po ang Bacolod. Ang Bacolod po, malapit na po mag-resume ulit. Actually, ongoing po ang transaction nila doon. At sumusuporta sila. At antayin niyo po ang kanilang grand opening. At pamumunuan naman yan ni Miss Suzette Enriquez. Okay? So, ngayon, nare-realize ninyo, ang dami pala nating kapartner, no? Hindi pa yan, hindi nagtatapos dyan. Pumunta po tayo ng Iloilo. Grabe, ito po. Buong Panay talaga naman siniservisyuhan ang at sa mga Karatig bayan. Makakarating pa hanggang Masbate, Mindoro, and everything. Ganyan po ka-supportive ang mag-asawa Mr. Francis and Josephine Tamisen. Yan, si Mr. Francis Tamisen po, siya po ang ating top 1 dito sa Healthwell. Hindi biro po ang kinikita. Former bus driver, pero ngayon, milyon ang kinikita sa isang buwan. Okay. And we go to Mindanao. Nako, kala niyo ba? Luzon, Visayas lang. Meron din po tayo sa Butuan. Led by pinamumunuan at napakabait talaga naman. Parang nanay talaga ng buong Butuan. Pati ng Cagayan de Oro. Walang iba po, si Ma'am Lisa D. Supported by Don Ramon D. Mayayaman na po silang negosyante, pero bakit pa rin nila ginagawa? Alam niyo kung saan sila nagsimula? Kasi napakaganda ng produkto. Napatunayan nila. Kaya sabi nga ni Don Ramon, hindi ako mag-endorse ng isang bagay sa mga kapwa ko Chinese businessman pag hindi ko yan napatunayan sa sarili ko. Napatunayan maganda talaga. Alam ko talaga.
Ayan naman, since 2006, kapartner na po ng Health Milk ang Butuan Service Center led by Ma'am Lisa D. And of course, ang baby pa, ang CDO. At ang namamahala dyan ngayon ay walang iba kundi ang ating dalaga pa at napakaganda beauty orientation speaker, si Miss Marian Villamiel. So, ladies and gentlemen, Luzon, Visayas, Mindanao, saan ka pa? May mga ka-partners pala tayo na pwedeng tumulong sa atin at magbigay ng servisyo. Makakuha tayo ng produkto, mabigyan tayo ng magandang training, at makakuha tayo ng check-in natin online. Saan nangyayari yan? Dito lang po sa HealthWell International Corporation. Palakpakan naman po natin ang ating kumpanya. Okay? Yes, salamat po ha sa mga nagre-respond talaga naman. No? O Miss Nyema Fuentes ng Power Cebu, kumusta po kayo dyan? Okay? Yan. Uy, nandiyan dyan na si Ma'am Lourdes. Talaga naman araw-araw. Si Ma'am Lourdes po ay nasa UAE. Nasa UAE ha. Pero talagang pag ganitong oras, hindi na yata natutulog. Talagang inaabangan po ang ating Zoom. At ang dami niyang invite. Nakakatuwa. May invite siya doon, may invite siya dito sa Pilipinas. Yun po ang power ng Zoom. Kaya kung ako sa inyo, gamitin niyo po, i-maximize niyo ang ganda ng Zoom na dinadala sa atin, dinudulot sa atin ang Health World International Corporation. Okay? So, by the way, ako po ay, sige, magpaparapod talaga tayo po. Magpaparapod, kasi natutuwa ako eh. Ang dami na naman natin ulit participants. Yes, natutuwa ako. But hindi lang po yung paraffle today ang pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung magiging paraffle natin at the end of the month. Ano yon? Ano po yon? Yan. Kung tayo linggo-linggo ay nagpaparaffle ng isang product pack, this time, last month, pinaraffle natin ay isang cellphone. Ngayon, magpaparaffle tayo ano? Eto po. Isa pong laptop. Ay, tama ba? No? Laptop. Yes. NEC laptop. Okay. Sinong gustong manalo ng laptop? Taas nga kamay. Sinong gusto? Gusto? Marami? Marami gusto? Yes, of course. Ito po ay ipaparapol sa September 1. Tuesday po yun. Katapusan ng 1. Paano ka makapasali dito sa makakuha ng laptop na to? Paano? Okay. Kailangan, una, syempre, nanonood ka ng Zoom. Pangalawa, kung nakapagpa-qualify ka o ikaw mismo ay bumili. Makabili ka sa pangalan mo o nagpa-qualify ka ng mga invited mo through Zoom, pwede kang manalo ng laptop. Ilang raffle ticket ang pwede mong makuha? Kapag isa lang ang binili mo, meron kang isang raffle ticket para sa'yo at para dun sa i-register mo. Pagka ang binili mo ay tatlo or entrepreneur, ang ibig sabihin, meron kang dalawang raffle ticket sa binili mo at tatlo sa sponsor. Tama ba? At baliktad, tatlo sa bumili at sa sponsor, dalawa. Okay, sorry ah. Na-excite kasi ako eh, grabe. At kapag executive naman, ibig sabihin, pito. Pito ang binili mo. Meron kang pitong raffle ticket yung nag-register ha, at ang sponsor may tatlo. So, ang laki po ng chance ang manalo. Lalong-lalo na po yung mga nagsi-7+1. Nako, bumili na kayo kasi entitled kayo sa pitong raffle ticket, tapos kung sponsor, pwede makakuha ng tatlo. Oh, okay ba yun? Saan nangyayari yan? Dito lang po, sa Zoom ng HealthWell International Corporation. So, abangan natin na sa September 1. Hanggang ano yan, hanggang nakatapusan, pwede pa tayong bumili. Okay? Ano po? Ang dapat na gawin after qualifying, i-update mo yung binili mo sa FB page. Hindi po kasi namin malalaman na bumili ka kapag hindi mo re-report sa FB or itawag sa customer care. Kailangan po yun eh. Kasi kailangan malaku namin para magawa kayo ng raffle ticket. Sa ngayon, marami na ang qualified, di ba? Naka-ready na po yung ating tambiolo para dyan. And of course, dapat lagi talaga magsusupport ng Zoom. Okay ba yun?
Ngayon, ako, hindi ko nakikwestiyonin yung mga nanonood eh, at yung mga nag-iimita, alam ko naman. Pero, i-ano nyo, invite nyo talaga ang inyong mga tao. Kasi ang laki po talaga na pwedeng, ano eh, mangyari, ang laki ng pwedeng maging scope ninyo kapag ka-Zoom ang ginamit. Hindi tayo makapunta ngayon sa iba't ibang lugar because of the pandemic. Pero ang Zoom, tawag lang yan, text lang yan, post lang yan, pwede na. And, nagkakaroon na ng awareness ang mga tao. Pagka naging aware sila, yan na. Nandiyan dyan na po ang kasunod na step. After awareness, magkakaroon na ng engagement. Ibig sabihin, hindi lang sila manonood, bibili na sila. Magiging users na sila kasi naging interesado at nakita nila ang ganda ng negosyo. Okay ba yun? Okay? Yes, thumbs up nga tayo dyan. Yes. Okay, online Arlene, thumbs up tayo. Okay. Yun. So, yan po ang ating mga announcements. Okay. Now, para ganahan, meron po tayong ipaparaffle, ha? Ang laki po ng ipaparaffle natin ngayon. 5,200 pesos, 8,500. Tingnan natin kung pag nasayahan ako, dadagdagan ko pa. O, di ba? Si Horderay Dennis, kumusta? Yes. Oy, talaga naman, nangingiti sila. Of course, Power Rachel. Horderay Rose Ann, kumusta? Ang napaka-beauty naman, Miss Rose Ann. Rose Ann ng Horderay. Kumusta po? Kaway-kaway po tayo dyan. Yes. Yan. Sino pa? Uy, nakikita ko na kahit nagda-drive. Nagda-drive na sa malayo, papunta ng malalayong lugar, papuntang Bicol and everything. Nako, napakasipag po talaga yung ating magaling na speaker ng Success Journey System. Walang iba, Mr. Coach Jonathan Valles. Yan, grabe. Poging-pongi na. At ano yung magaling yung basketball. Kahit ganyan niya, bigati niyan sa basketball. Okay, so, let's get down now to our training. Okay. So, ang tagal ko pong nagsalita na rito, pero sabi niyo siguro, sino ba itong ating nagsasalita ito? Ako po ay ang inyong Ate Cora, pwede Tita Cora, pwede Nanay Cora. Huwag niyo lang akong tatawagin Yola kasi hindi pa po ako Lola. Ako po si Corazon Videl. Nagsimula po kami rito mag-asawa since 2006, March 30. Kung na, alam niyo po yung date na yan, yan po ang kauna-unahang araw po ng Health Well. Kaya mula po day 1 hanggang ngayon, nandirito tayo. Bakit kaya ang tagal na namin dito? Di kami umaalis. Bakit? Kasi napakaganda po ng pamamalakad ng ating management. Kaya palakpakan po natin ang ating presidente, ang ating pinakamamahal na presidente, very dynamic, galawi, Maria Victoria, ang spirito. Palakpakan po natin. Grabe po, and well supported by our President Emeritus Sir Joey Spirito. Alam ko, namimiss nyo na si Sir Joey. Pero lagi siyang nandiyan dyan, kasama ni Mang Vicky sa lahat ng journey yung dinadaanan ng health care. Okay? So, okay. Hindi ko na isasabihin pa kung ano pa. Siyempre, ito na po ako, official company speaker. Miyembro rin po ng honorary core leader. And naging hataw as one speaker. May mga darating na panahon, abangan nyo po, magkakaroon tayo ng Hataw as One via FB Live. Kasi yun ay normal ngayon, wala na tayong magagawa eh. Kaya dun sa mga hindi makapag-Zoom, dahil wala po silang Wi-Fi, walang ganun, siguro ang mapapayo ko lang, gawin po natin ang paraan. Kasi pagka ginusto natin, may paraan. Eh gusto nating matupad ang pangarap natin, eh ngayon ang kaparaanan na lang natin eh, sa pamamagitan itong Messenger or FB Live or itong Zoom. So, kailangan natin ng internet. So, gawin natin ang paraan ng internet. I tell you, pag ginawa nyo ng paraan yan, kung ano man ang pinapangarap mo, matutupad po sa tulong na yan. Okay? So, yes, let's get down. New Dealers Orientation, yan po ang ating topic. By the way, pag sinabi pong New Dealers Orientation, hindi lang po yung binibigay ko ang topic. Marami po yan. Iba-ibang klase ng NDO. Ang ibig sabihin, merong motivational,
meron pong sistema, katulad ipapakita ko sa inyo, ano yung journey daraanan ninyo, step by step, meron din pong inspirational, meron din po namang mga policies and procedures. So, lagi lang kayong abang ng abang. Manood kayo ng manood at abangan nyo ang mga programa at mga announcements ng kumpanya via our FB page, Health Wealth International Corporation. Diyan po nakikita nyo lahat ng schedule. Manood po kayo kahit sino po ang speaker, wala kayong pipiliin kasi po magagaling po ang ating mga speakers. I am not saying this dahil ako po ay isa sa mga speaker. Pero nakita ko to over the years, for the past 14 and a half years, nakita ko po ang galing at power ng ating mga speakers. Alam niyo po kung saan nanggagaling? Nanggagaling po dito mismo. Sa power ng wiring. Kasi lahat po ng sinabi ng produkto nangyayari. At lahat naman ng ipinangako ng kumpanya, natutupad. Kung kaya nga po, grabe ang power. And of course, isa po sa pwede kong sabihin, talaga naman, ako po, dito po, nagbago ang buhay namin. Mula sa wala, hanggang sa nakapagpaaral ng anak, hanggang sa, eto na po, nagkakaroon na ng capability na tumulong sa ibang tao. Nakakatuwa. And of course, ang mga speakers po natin, pag nagsalita, hindi na kinakailangan mag-invento. Lahat po ng sinasabi, lahat galing sa puso. Hindi na kailangan mag-isip. Dito galing eh. Bakit hindi magagaling dito? Imaginin mo, kamag-anak mo, ikaw mismo, nagbago ang pangangatawan mo, umayos ang pangangatawan mo, hindi ba naman nagbabago ang ano mo, di ba? Ang pananaw mo. At higit sa lahat, hindi lang pangangatawan ang nagbago, pati problema ng bulsa na solusyonan sa pamamagitan ng Health Wealth International Corporation. That is the power of Health Wealth. Kung makikita niyo po ang pangalan natin, no? Health Wealth. Naku po, nasa atin na, magandang kalusugan, magandang kabuhayan. And hindi lang po yan talaga pang one time. Ito, we change lives every day through the product and through the marketing plan. Nakakatuwa. Araw-araw may magpapasalamat sa'yo. Salamat, umayos ang pangangatawan ng nanay ko. Salamat, yung anak ko nakatulog. Salamat, gumaling ang anak ko sa dengue. Salamat, yung paa ko hindi na mapuputulan. Imagine nyo, every day may nagpapasalamat sa'yo. Yan po ay isang bagay na talaga naman hindi kayang bayaran ito. At hindi lang naman yan sa pangangatawan. Pagdating naman po talaga kada Biyernes. Kung changing lives the healthier way every day, dito po sa Health Wealth, changing lives the wealthier way every Friday. Every Friday. Yes, every Friday. Kasi isang linggong chika, isang linggong kwento, isang linggong sharing ng product. Pagdating ng Biyernes, eto na ang reward. Check it po. So, chika-chika, cheke-cheke, dito lang sa Health Wealth International Corporation. Okay? So, alam natin, maganda ang Prada. Di ba? Sino nakainom na ng Prada? Oh, lahat sila. Oh, sino ang nagkaroon ng magandang pagbabago sa katawan? Oh, lahat sila nagtataasan ng kamay. Yes! Ang tanong, maganda produkto. Nabiyayaan ka ba pag Biyernes? Nabiyayaan ba? Yes, nabiyayaan. So kung maganda produkto, maganda marketing plan, ano naman ang dapat nating matutunan? Siyempre, ang dapat nating matutunan, yung tamang pamamaraan kung paano lalaki dito. We have to grow right. Dapat nandun ka sa tamang landas. Sabi nga ni Ma'am Jo, tamang landas. Yan ang grupo ng Bacolod Team eh, tamang landas. Kasi pag tama ang iyong dinadaanan, ibig sabihin, makakarating ka dun sa paroroonan mo nang hindi ka nahihirapan. Bakit? Sinunod mo step by step eh. Yun po ang ating tatalakayin. At meron pong 8 steps to get our dreams. Okay? So, dreams. Pag-usapan natin. Dreams ang pinag-uusapan eh. Ano-ano po ba ang ating mga pangarap? Siyempre, gusto natin magkabahay. Ha? Gusto natin magkaroon ng financial freedom. Yan. Financial freedom. Pag financial freedom, ano ba yung ibig sabihin?
Pwede kang makapagpaaral, pwede kang makabili ng gusto mo, pwede kang makakain sa mga restaurant na hindi ka natatakot kung mahal ba yan o pinapasok lang yan ng mayayaman kahit na ordinaryong Juan de la Cruz ka lang dahil nag-health wealth ka at meron kang cheque every week na substantial, pwede kang makapasok kahit saan. Pwede kang pumasok kahit saan mga stores dyan at bumili ka, ano gusto mo, Kate Spade, Louis Vuitton, magagawa mo yan. Yan yung tinatawag na financial freedom. Yung makakabiyahe ka, yung pag nag-grocery ka, hindi mo intindihan magkano na ba, yung nagkukumpute ka pa sa calculator kasi baka sumobra ka sa budget, walang ganun. Pagka may financial freedom ka, ladies and gentlemen, mamaya makikita mo po yan. Pag-uusapan natin yan. So, house and lot. Gusto mong bumili, 5 million. 5 million na kotse, na bahay. Okay na yon, di ba? Pero pag dito sa Manila, parang townhouse pa lang po yan. Pero pag sa probinsya ka, nagtayo ng house and lot, 5 million. Wow! Para ka ng doon yan yan. Kasi malaki na yan. Tapos ang lalaki ng lupa sa probinsya. Respetado ka na yan. E, bibili ka pa ng kotse worth 2 million. Wow! Cordera Eugene, pag may kotse ka, 2 million. Gwapong-gwapo? Yes, gwapong-gwapo talaga. Talaga naman, may shades ka pang suot-suot. Pag bukas mo lang ganyan ng bintana mo, pag ano man ang shades, nagulat yung kapitbahay nyo. Wow, imagine mo, yung tsura ng kapitbahay mo, tinititigan ka. Eh, dati naglalakad lang ito ah. Dati nagtatricycle lang ito ah. Bakit ngayon, nakakotse na? So, ladies and gentlemen, alam nyo, imagine ninyo, mamaya, meron tayong activity ng gagawin, ha? Lahat ng pag-uusapan natin, gagawin nyo mamaya sa activity nyo. Basta tang pinag-uusapan natin, dreams, okay? So, yan, kotse, house and lot, savings. Sino gusto magkaroon ng savings na tibang yun? Sino ba naman ang may ayaw, di ba? Lahat tayo gusto. Kahit nga hindi naman 5 million, meron ka lang 500,000 na nakatabi sa banko, ano ang feeling mo? Makakatulog ka na tahimik! Makakatulog ka ng payapa na kahit pagising mo kinabukasan, ang haba-haba ng pila ng maniningil sa'yo. Umakatok, iba-iba. Lalo na si Judith. Sino si Judith? Si Judith. Judith ng ilaw, tubig, wifi, globe, etc. Renta ng bahay, katok yan. Kahit magtago ka, hindi walang mangyayari. Hahanapin ka niyan. Kung hindi, puputulang ka lang ng tubig at ilaw. Pero kung meron kang savings na kalahating milyon or 5 million, tingin mo, kakabahan ka? Hindi, mga kaibigan. Kasi andyan yung protection, andyan yung security na alam mo meron kang meron kang madudukot pagka may kailangan ka. Yung po yung financial freedom yung kahit saan mo gusto pumunta pwede, at higit sa lahat pag may lumapit sa ito humingi ng tulong, may maituturing ka. Ganun po kasarap. So ladies and gentlemen, kung yan ang dreams natin, ano naman ang total niyan? 12 million. Wow, 12 million. 12 million pa lang kailangan ko para bumili ng bahay, kotse at ang city. Saan manggagaling yan? Definitely, dapat manggaling yan sa good income. Hindi po pwedeng sa bad, ha? Di ba may mga binabanggit sa atin si Pastor Lobby, yung ating napakagaling na MDO speaker din, na maraming sources of income. Pwedeng meron dyan yung nagsisindikato, meron dyan nag-aartista, meron dyan nagte-treasure hunting. Hindi ko sinasabing masama yung treasure hunting o yung pag-aartista o yung pag-ano. Kaya lang, ilan po sa pag nag-aartista ka, ilan ang maganda? Hindi naman lahat, di ba? Pwede mag-aartista. Bibihira po yung katulad ni Pokwang na hindi ganun kaganda, pero sumikat. Di ba? Pero sa, dito, sa health wealth, kahit sino ka pa, ano ang tinapos mo, ano itsura mo, may ipin o wala, katulad ni Edwin nung magsimula po yung bungal na bungal. Pero ngayon, dahil sa health wealth, may ipin na po, gwapong-gwapo. And 2 weeks ago, nagka-check po ng 67,000 pesos. Cheap ni Brian. Good income. Saan pwede manggaling ang good income? Hindi pwedeng galing tokhan.
bawal yun. Bukhang-bukhang, hinuhuli po yan ngayon ni Digong. Kaya dapat manggaling sa magandang kaparaanan. Anong kaparaanan? Number one, pwede employment. Tignan nyo ha, mga empleyado. Sino empleyado? Gusto ko lang buksan ang isipan ng lahat. I have nothing against employment. I was once an employee. Pareho po kami ng husband ko si Mel. Dati po kami empleyado ng NFA bago naging PAGCOR. Pag siya naman po galing NSI bago nag-PAGCOR. Doon kami nagkita, doon na po ang aming love team. Naisingit pa yun, ano? Okay, love team ng PAGCOR. Pagkatapos nakakita ng MLM, ayan, kaya narito na kami. Pero nung time na yon, kami ay kumikita ng maganda. Maganda na yun, PAGCOR yun eh. Eh paano ka ang kinikita mo ay 20,000 per month? Yan po ang average na income ngayon ng isang ordinaryong mga nag-call center. Pero karamihan, hindi pa nga kumikita ng ganyan, lalo na sa probinsya, minsan mas mababa pa. So kung kumikita ka, kunyari, sabi na natin 20,000 talaga, times 12. So in 12 months, meron ka palang 240,000 per year. Bah, malaki na yun ha, 240,000. Eh, i-multiply natin ng 40 years. Bakit 40 years? Kasi po, gagraduate ka at the age of 20, magre-retire ka at the age of 60. 60 minus 20, ilan? 40. 40 years ng buhay mo, ikaw ay empleyado. At ikaw ay kikita ng 9.6 million. Biruin mo? 40 years. Araw-araw papasok ka, gigising ng maagang-maaga, babiyahe ng 3 oras sa umaga, sa gabi, babiyahe ng 3 oras. Bakit 3 oras? Ang traffic po sa EDSA, ang traffic sa C5. Grabe. Tapos ngayong pandemic, walang masakyan, walang MRT, walang LRT, puro bawal, walang bus. Yan po ang binaranas ng ating mga empleyado ngayon. Eh, ang masakit pa. Mabuti nga kung makakapasok. Eh, ang dami pong empleyado ngayon ang nawalan ng trabaho. Walang security. Why? Because of the pandemic. So ladies and gentlemen, ito ang buhay ng isang empleyado. Nakapag 40 years ka palang nagtrabaho, araw-araw, day in, day out, pwede kang kumita ng 9.6 million kapag buwan-buwan kumikita ka ng 20 million. Tanong, 9.6 million, malaki, maliit? Erma, malaki, maliit? Ano? Malaki. Maliit. Oh, may nagsabing malaki, may nagsabing maliit. Oh, ako na magsasabi sa inyo. Malaki 'yan kung hawak mo pa. Ang tanong, hawak mo pa ba after 40 years? Naku po, gunaw na 'yan. Sabi nga ng mga nag-eempleyado, "Yati Cora, paano mabubuhay ang anong 'yan? E bago nga magkinsenas, wala na. Uutang na ako ulit." So, yung mga nag i-empleyado ngayon na ang hinahawakan lang ay kanilang ATM. Marami po dyan ni hindi na nahahawakan ng ATM. Bakit? Bakit? Nakasangla. Tama, Irene? Sangla! Bago mag-kinsenas, sangla na. Gusto mong tubusin, di mo matubos. I-advance mo pa para sa katapusan. Yung iba nga daw, sabi nila, hindi na nila alam kung ano ang PIN number nila sa tagal ng pagkakasangla ng ATM. Pangkakaibigan, yan po ang buhay ni Wanda Cruz. Now, what am I saying? Di ko sinasabing mag-resign ka bilang empleyado, ha? No, not at this point in time. Not yet. Ang sinasabi ko lang, kung talagang hindi ka pa pwedeng umalis dyan sa pagiging empleyado, sa ngayon, kasi yan ang dyan ka kukuha ng pangkain mo, pamasahe mo, pamalengke mo. Ganyan din po ako noon eh. Kaya hindi naman ako nahihiyang na sabihing empleyado. Okay, dyan kami nabuhay eh. Huwag ka muna mag-resign. Kumuha ka muna ng mga kaibigan mo dyan para yan ang mapasok mo sa network mo. Okay? Now, habang nandyan ka, ang hihilingin ko lang, mag-sideline ka. Ano naman ang pinakamagandang sideline? Naman, syempre, wala nang iba kung hindi Healthwell International Corporation. Ito ang gawin mong sideline. Kasi darating ang panahon, sa maikling panahon na gagawin mo to, na dibdiban tuloy-tuloy at nakikinig ka sa mga apply mo, nag-aaral ka via Zoom, I tell you, yung kinikita mo sa pagiging empleyado, pwede nang mapalitan. Darating ang panahon, hindi lang extra income ang ibibigay sa iyo ng health care, kung hindi extra ordinary income. Ang sarap, diba? Kita ka 20,000? May additional 20,000 ka from Healthwell. 20 plus 20, magkano? 40! 40! Malaking tulong na, makakabuhay na, makakapagpaaral na ng anak.
Yes! But it's not enough. Kaya nga, habang empleyado ka, simulan mo na. Simulan mo na. Hanggang dumating ang time, ikaw na magsasabi sa boss mo, "Boss, you're fired." Ah, sarap nun. Grabe. Nakakaano nun. Ikaw, ma-fire mo yung boss mo. Ay, naku talaga naman. Ay, sarap-sarap ng feeling nun. Kasi dati, utos-utosan ka, sinisigawan ka. Kahit gutom ka, trabaho ka pa rin ng trabaho. Pero pagdating ng panahon na sufisyente na ang network mo sa HealthWell, umikita ka na ng ano. Ay, grabe talaga naman. Sasabihin mo, "Boss, you're fired." Gawin mo, huwag mo awayin. Dalhin mo rin sa HealthWell. So, di ba? Yan ang buhay empleyado. Kaya talaga mga empleyado, wag mawala ng pag-asa. Hindi po kayo nakakulong dyan sa mundo ng pagiging empleyado. May pag-asa pa kasi dumating na ang HealthWell International Corporation. Okay? So, now, kung hindi ka naman empleyado, sabi mo, "Oh, sige, huwag na ako mag-empleyado, magne-negosyo na lang ako. Traditional business." Ito naman po mga kailangan pag traditional business ka. Millions. Meron ba tayong milyon? Siguro, milyong sentabo meron. Pero yung sasabihin mong milyon-milyon talaga, eh, ang laki naman po talaga ng kailangan pag magne-negosyo. Hindi ka pwedeng mag-negosyo na halimbawa, sasabihin mo na 1 million, ibubuhos ko sa lahat. Nakukulang na kulang po. Baka po, nagtatayo ka pa lang ng istante, ng mga garapon at mga ano-ano dyan. Ubus na ang 1 million mo. Ang laki talaga. Another one, expenses. Maraming gastos po pagka ikaw ay nasa traditional business. Andyan ang gasolina, andyan ang renta, andyan ang ilaw, tubig, pasweldo. Yan. May malaki pa ng risk. Kasi hindi naman agad-agad pumabalik yan. Yung ROI niyan, ang tagal. Sa isang negosyo po, malalaking kumpanya, it will take them 7 years para masabing stable sila. Tayo po, ilang taon na? 14 years! Lumagpas na tayo dun sa ceiling na 7 years. Kaya masasabi natin talaga, stable ang kumpanya natin, palaki ang kumpanya natin, eto na. Eto na ang magdadala sa atin sa tugatog ng ating tagumpay. Magbibigay sa atin ang ating mga pangarap. Nako, 14 years in the business of HealthWell, wala na pong pwede tumibag dyan. Lalong-lalo na napakaganda po ng pamamalakad ng ating kumpanya ng ating presidente. Okay. Now, ano pang kailangan? Calamity. Ito ha. Just this year, early this year, nangyari po sa Batangas. Anong pumutok? Taal! Grabe. Eh, alam niyo po, yung buong Batangas na yan, ang laki po ng population ng HealthWell dealers dyan. So, tinamaan sila. Habang naghahakot po sila, nagtatanggal ng mga abo-abo doon, lumubog ang mga bahay, naghakot ng mga gamit, palayo sa Batangas. Alam niyo po, tuloy-tuloy ang kanilang biyaya. Linggo-linggo, tumatanggap sila ng cheque galing sa HealthWell. Kasi nakabuo na sila ng grupo nung mangyari nun. Kaya nga nakakatuwa eh. Sabi nila, buti na lang may HealthWell. Kasi kung wala, wala na kaming babalikan. Walang tutulong sa amin. Halimbawa, ang negosyo mo nandoon, nalubog, natabunan ng abo, natabunan ng lava, natabunan na ng lahat. Paano mo pa itatayo yung negosyo mo? Ang hirap. Pero dahil ang negosyo natin ay virtual bit-bit mo. Sa totoo lang, kahit wala ka pong bit-bit, except produkto, syempre hindi ka dapat mawala ng produkto ha. Walang negosyo pag walang produkto. Pagka po, alam mo, nandyan sa utak mo kung ano negosyo, nagkikwento ka lang, pwede ka nang makapagsimula sa HealthWell. Of course, dapat may dala-dala ka produkto. Ganyan ang nangyari sa ano eh, sa mga taga Taal, yung mga onliners natin, Batangas. Pero yung tinamaan na ng Taal, pagkatapos ng pandemic, namayagpag pa. Sila po ngayon ang nangunguna. Ay, naku, ang grabe. Nagugulat po kami kasi yung dating mga chumicheke lang ng 5,000, 10,000, ngayon, no? 30,000, 50,000, 60,000, katulad ni Lerma. Si Rose Ann Bantang, nagkaroon ng sasakyan. Naku po, si Mang Tina, huwag mong itanong kung magkano check. Ay, grabe. Talaga naman. Why? Because of HealthWell International Corporation. May binalikan sila. May sumuporta sa kanila nung kapanahunan ng kalamidad. So, huwag na nating antayin dumating ang kalamidad.
buuin na natin ang ating negosyo ngayon. Okay, ang ating goal po. Okay, ano pa kailangan pagka nagninegosyo ka? Human factor. Ano yung human factor? Empleyado. Pag umabsent si empleyado, ano? Kasunod? Wala. Eh, ikaw, panadero, ano ka? May bake shop ka. Absent si panadero. Ano mangyayari? Sarado ang negosyo. Ano tawag doon? Kunyari yung nagmamasa ng tinapay, ang tawag doon, masahero. Tama ba? Masahero ba tawag doon? Yun, yung nagmamasa. Pag umabsent, naku, sino magmamasa? Eh, hindi mo alam. So, ang hirap talaga kapag ka meron kang mga negosyo, may human factor na i-consider. Ito. Dito ko, anong-ano, dito sa competition. Grabe po ang competition. Hindi ba ikaw, isang ordinary Juan de la Cruz, anong kaya mong itayo na negosyo? Kadalasan, sari-sari store. Kaso mo, dahil sa ano, imbis na sari-sari, ito nangyayari, sara-sara. Why? Kasi si SM, mayaman. Henry C., ang ginawa ni SM, pinarami niya sarili niya. Hindi lang sa SM Mall, nagtayo siya ng SM Hypermart. Ngayon, pati mga kasulok-sulukan, mga kalyehon, nagtatayo na sila. Nandiyan po ang, anong tawag doon, yung SM, you save more. Nandiyan din ang Alpha Mart. Naku, kanina din pala yun. Binalabanan yung mga ordinaryong sari-sari store. Eh, hindi lang siya. Ang Pure Gold. Oh, Pure Gold Junior. At may nabalitaan pa po ako. Meron pa pala ngayon tinatawag na Alimpuring. Grabe, yung Alimpuring, sinusuplayan lahat ni Pure Gold yung mga tindahan sa kanya manggagaling. So, kung ikaw, hindi ka nakaano sa kanya, patay. Eh, Alimpuring. Bagsak-bagsak ang presyo nun dahil nga sa Pure Gold. So, ang hirap. Eh, nandiyan pa si ano pa, hindi pa nagpatalo si, sino ba to? Si Robinson's Galleria. Robinson's Supermart. Diba? Ang lalaki niyan. Eh, sa mga kalihon, mga maliliit na lugar, nakakita ko yung Easy Mart. O, kanila pala yun. Eh, ito na lang. Tayo ha, diba? Ano ginagawa natin? Pupunta tayong Divisoria kasi doon ang pinakamega. So, lahat na nasa probinsya, puntahan ng Divisoria. Ngayon, hindi na. Hindi na pupunta sa Divisoria. Bakit? Ang ginawa ng Divisoria, dinala na ang Divisoria sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Sino ang kinakalaban? Yung mga nagtatayo ng mga maliliit na stone para lang makapagpaninda ng mga damit, mga ganyan. Wala. Doon natin itin, ano, tinayo na. Bakit nagagawa? Kasi ang dami nilang pera. Amin ng kapital. So, ikaw na ordinaryong Juan de la Cruz, wala. Wala. Kaya lahat tayo, nga. Ladies and gentlemen, gusto ba natin umanga lang tayo ng umanga? Buti na lang po. Mabuti na lang napakabalik na doon. Sabi ni Lord, ang mga anak, huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng isang napakagandang negosyo na talaga namang aahon sa inyo sa hirap. Ladies and gentlemen, binigay sa atin ang binigay sa atin ang Helper International na sa halagang 8778, pwede kang kumita 320,000 pesos. Naniniwala ka yun? Van, naniniwala ka? Ayan si Van, malapit na yan. Kasi talaga naman, palaki na ng palaki ang cheque nila. Kanina lang, nakita ko si engineer, bumibili yung kasawa po niya. Engineer Calapano and Mrs. Van Calapano, palaki na po ang network niya. Grabe. Kasi nagsimula lang sila sa 8778 at wala silang ibang pupuntahan kung hindi kumita ng 320,000. Grabe! Lahat tayo may potential. Bawat isa, bawat account mo pwedeng kumita 320. Eh, pinapaliwanag sa marketing plan, hindi lang isang pwede mo maging account. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. Ay, naku po. And I tell you, hindi po yan kwentong kutsero. May mga nakaka-experience na po yan. Lalong-lalo na yung 320,000 per month, marami na po ang kumikita sa isang account, 320,000. In fact, ladies and gentlemen, as of 2015, papa-update na nga po natin, as of 2015, nakapag-produce na po ng mga tao na umabot sa 1,000,000 ang kinita galing sa HealthWell. Alam niyo po kung ilan yon, ilan na po yung mga tao yon?
more than 11,000 na po na tao ang umabot doon na lumagpas sa 1 million ang kinita. And more than 2,500 na ang kumita ng sobra-sobra pa po sa ilang milyon. Sobra-sobra sa 2 million, 3 million, ganun na po karami ang napundos ng Diyos. Now, ang tanong, kapatid, gusto mo ba mapabilang sa mga listahan ng milyonaryo ng Diyos? Well, gusto mo? Yes. Yes? Gusto nyo? Gusto nyo? Thumbs up nga? Gusto nyo? Yes! Talaga naman, gustong-gusto ni Fighter Susan, of course, Fighter Jacqueline, of course, gustong-gusto. Sino ba naman ang hindi gugusto din? Kasi, ang liit ng kapital, 8778, tapos ang pwede mong kitain, 320,000, na kapag ka in 12 months, pwede ka palang makabuo ng 3.84 million isang taon, or 4 million isang taon. At after 4 years, pwede kang kumita ng 15.3. E, tingnan mo, 15.3 in 4 years pag kumikita ka ng sagad, 320,000. Tingnan natin, magkano ba ngayong pangarap? Ang pangarap mo, 12 million. In 4 years, tatrabahuin mo ng tuloy-tuloy, dire-diretso, pag-aaralan, magtatanong sa apply, manunood ng Zoom, mag-iimbita. After 4 years, pwede kang kumita 15.3 million. 15.3 minus 12, may sukli ka pa, may pangtago ka pa, may savings ka pa, kaibigan. Dito lang yan pwede mangyari sa HealthWell International Corporation. Di ba? So, ladies and gentlemen, ano pang hinihintay natin? So, let's go down to business. Pag-aralan natin para sa lahat ng bago, tignan natin kung ano-ano ang inyong pagdaraanan pagka kayo ay nag-commit dito sa HealthWell. Okay? Sabi nga, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Yung pag-upo nyo dyan, pakikinig nyo, pag-attend nyo ng Zoom, lalong-lalo na sa first-timers, that is the very first step na gagawin ninyo. Pero hindi lang po yan. Kailangan may baby steps. Kahit dahan-dahan, unti-unti, araw-araw ka lang nanonood, nakikinig, matututo ka. Araw-araw nag-iimbita, palaki rin ang grupo mo. Kailangan lang gawin mo. Kasi hindi mo pwedeng nakikinig ka lang, tas nga. Kailangan may kasamang action. Okay? Hindi tayo dadami pag di tayo nag-imbita, tandaan nyo yan. Hindi pwedeng ikaw lang ang tumatalino, kailangan buong network mo na iintindihan kung paano patakbuhin ang negosyo. Okay? So, what is the very first step? Nandito na po tayo, 8 steps. Mabilis lang po ito ha. The very first step is, ano? Buy the product! Gusto mo, kasali ka eh. Sabi mo, maganda produkto, maganda marketing plan. Paano ka magkakaroon ng benefit kung ikaw mismo hindi ka kasali? So, para ka maging kasali, kailangan bumili ka ng product pack. Bakit mo kailangan bumili? Una, kailangan mo matikman ang produkto. Paano mo malalaman masarap? Napakasarap naman talaga, pati bata, gustong-gusto. Mula bata hanggang matanda, pati mga may sakit, hindi nahihirapan sa pag-inom. Why? Masarap. Kaya kinakailangan bumili ka. Buy the product. The moment na bumili ka, sa halagang 8778, value for money. Ilan ang laman? Sabi ng marketing plan, 42 bottles. 42. Okay, 42. Yung 10, gamitin mo para pang inom ninyong mag kaka pamilya. Tapos yung ano, yung 32, yun naman po ang iyong i-share, i-kwento, i-patikim. Marami po ang nangyayari ngayon na paglapit nila, pag-abot nila ng produkto, papatikimin lang. Minsan nga naaawa kasi alam nila may sakit, walang kakayanan, paiinumin, patitikimin. Once na natikman, nandun po, panalong-panalo tayo. Why? Ang sarap eh. Pati bata nga, lalaklakin eh. Di ba, ang bata, hindi mo nga mapainom ng gatas eh. Pero subukan mo painumin ng barley. Pag hindi naman talaga, mamaya-maya, kakalibitin ka at sasabihin, barley pa more. Oh, ganyan na nangyayari. Tapos dun sa 32, pag yan talaga na ibenta mo ng 275, balik ka agad ang kunan. Lahat po yan pwedeng pag-aralan sa marketing plan. Hindi ko yan i-discuss ngayon. Buong-buo yan sa marketing plan, kaya ipaliwanag. Now, we go now to the next. Pagkabili mo, ano ba gagawin ko, Ate Cora? Of course, mag-iisip ka ng gusto. Talaga bang mabibili ako o hindi? Anong gagawin ko? Kaya ko ba?
mura ba o mahal ang 8778? Pakikita ko sa inyo kung gano'ng kabura ang 8778 para matulungan kayo mag-desisyon sa mga first-timers, ha? Okay. Kita nyo, ha? Brand new na cellphone. Magkano halaga? 15,000. Nakakabili? Oo, 20 mil nga, 30,000, 40,000, minsan nga, 80,000 na cellphone, binibili mo. Bakit? Gusto mo Gastos yun. Hindi yun makakatulong sa negosyo mo. Makakatulong in some way. Pero kung titignan mo talaga, hindi yun magbabalik ng grabe unless nag-online ka. Now, kung ikaw nakakabili ng 15 mil, bakit hindi mo kaya bumili ng 8778? Yung 8778, gawin mo lang ito, pwede kang kumita ng 320,000 per month. Sabihin na natin, hindi muna 320. Sabihin na natin, 20 mil lang muna. Additional income. Malaking tulong? Yes! So, ba't hindi mo subukan? Kapatid, you will never know unless you try. Kaya kinakailangan, talaga namang bumili ka. That is the very first. Hindi ka mare-register kapag di ka bumili. Once na bumili ka, ayun na, may dealership ka na, may account ka na, may franchise ka na. Daig mo pa yung franchise ng Jollibee. Same Jollibee, ang laki ng puhunan nun, 35 million, 40 million. Kailan mababawi? Ang tagal. Ito, pagbili mo, pagbenta mo, balibawi kagad ang kapital. Ganyan po kaganda ang ating healthcare. At sa totoo lang, hindi po siya mahirap gawin. Makasarap gawin. Kwento ko mamaya kung bakit masarap. Now, bumili ka. What is the second step? Decide. Mag-decide ka. Huwag ka nang magpatagal pa. Desisyonan mo. Ano ang gagawin ko? Okay. Pwede ba ako taga-inom lang, you sell? O pwede rin akong magbenta? Retailer. Sa retailer po, meron na po kita dyan. Pero small-time income. Kung gusto nyo ng big-time, maging leader ka. You have the power to decide, mga kaibigan. Magde-decide ka, user, retailer, leader. Saan ba gusto ko? Kung gusto mo na magsimulang user, okay lang. Pero kung gusto mo namang makalibre, aba mag-retailing ka para makalibre ka. Pag gusto mo ng big-time income, maging leader ka. Pag-isipan mong mabuti mamayang gabi, kaibigan, tanungin mo, sarili mo, ano ba talaga gusto ko sa buhay? Ano ba ang mga pangarap ko? Yung mga pangarap ko ba, makukuha ko yan sa labas? Sa sitwasyon ko ba ngayon, pwede magbago buhay ko? Na ito lang ang kinikita ko, empleyado lang ako? O wala akong ginagawa? So, tanungin mo sarili mo. At pakitanong din sa sarili mo, sa HWIC, pwede ko bang makuha ang aking mga pangarap? Ako na magsasabi sa iyo, pwede ka pa rin. Basta't ginawa mo na tama. Sumunod ka lang sa tamang landas. Okay? Yes! After deciding, sumunod na. Yan! Sinong gusto mag-earn? Siyempre, lahat, di ba? Gusto natin lahat kumita Sino ba naman ang ayaw kumita? Kaya lang kapatid, bago ka naman mag-earn, kailangan mag-learn ka muna. Kailangan matuto. Kasi, hindi ka mahirap na magnegosyo kapag wala kang alam. Now, paano ka matututo? Attend ng Zoom. Makipag-usap sa upline. Makipag-meeting. Makumupo ka. Makipag-goal set ka. Sabihin mo doon sa sponsor mo, gusto ko gawin ng health. Well, mag-usap tayo. Ano plano? Okay. Pinakamagandang ginagawa ngayon, Zoom. Attend ng attend. Bit-bit ng bit-bit. Dala ng dala. Kung kaya mo mag one-on-one sa labas, of course, the safety protocols, gawin mo. Pero kung hindi, Zoom lang muna. Pwede ka rin naman through postings, through messenger, basta sa social media. Yun po ang mundo ngayon. Yun na ang bagong normal. Kaya kung wala po kayo pang mga gadgets or ano, gawa natin ang paraan. Kasi yun po ay magiging tool natin para sa pag-negosyo. Now, ano naman ang dapat natin alaman? We have to know the right attitude. Ano yung mga right attitude? Belief. Believe! Kailangan maniwala ka saan? Una, sa kumpanya. Okay. Ang kumpanya po natin, 14 years na. Napakatibay, napakatagal. Ang ating mga may-ari, grabe. Napakabait. Sila Mang Vicky, ang pamilya nila po, grabe. Talaga naman, may puso. Talagang, yung alam mo yon, nakasama po kasi namin sila. Nakasama namin sila ng day in, day out for several months, several years na, alam nyo ba,
nakita namin kung gano'n sila kasimple, ka-humble, at gano'n sila ka-approachable. At sila po yung taong may takot sa Panginoon. Kitang-kita po namin yan, napaka-reliyoso. Kaya hindi po sila gagawa ng masama para manloko ng kapwa nila. So, maniwala tayo sa company, maniwala tayo sa mga may-ari, maniwala tayo sa produkto. Baka sasabihin mo eh, ay, ang ganda ng Barney, ang ganda ng Barney. Pag tinanong ka, ano lasa? Hindi mo alam. Bakit? Eh, di kayo may inom eh. Pento ka lang ng pento. Dapat ikaw mismo ang pinaka-user. So, you have to believe in the product. Para ka maniwala, be a user. Be a product of our product. And of course, ano pang dapat paniwalaan ng ating marketing plan? Yan. Nako. Pagdating po sa marketing plan, sasabihin ko na sa inyo, we have the best marketing plan in the industry. I am not saying this dahil taga-health tech ako. Sinasabi ko po yan kasi pagdating po sa ratio ng pay out to pay in, ay grabe. May magsasabi dyan ha, magkano ang ating pay in? 8,778. Magkano potential pwede mong kitain? 1,6. Yung iba sasabihin, ay kami ang kikitain namin sa isang pairing, sa isang match, pwede kami kumita 2,000, 2,400. Okay, nandyan, 2,400, 2,000. Magkano naman ang payout? May magpipayout dyan, 20,000. May magpipayout, 42,000. Meron nga, as much as 64,000. Eh, hindi na kaya yan ni ordinaryong Juan de la Cruz. Plus the fact na, tanungin mo, ano ba produkto mo? Eh, kung hindi lang Health 12 Green Barley, ay naku, wala pong katapat yan. Nothing compares. We are the first, the best, and the original. Pagdating po sa Green Barley, wala pong tatalo sa ating produkto. Tama? Tama? Thumbs up nga tayo? Yes! Totoo po yan. Napatunayan na natin with hundreds of thousands of testimonies. Okay? Now, naniniwala ka na. Naniwala ka sa lahat. Naniwala ka sa kumpanya, sa product, sa marketing plan. Tanong, naniniwala ka ba sa applied mo? Kapatid, kaya ka kinuha yan ng upline mo or ng sponsor mo kasi gusto niya hindi lang yung siya ang mag-benefit. Gusto niya kasama ka. Gusto niya pag-angat niya sa taas, kasama ka. Kaya kainaya niya, nung mong iisipin, oh, pagkakakitaan lang ako niya. No! Sa totoo lang, sumama ka man o hindi, pwedeng mabuhay yan. Dahil ang daming tao eh. Ang daming taong naniniwala at ang daming taong gusto ang ating produkto. Ngayon kung hindi ka kikilos, hindi ka maniniwala, pwede wag, pwede go to the next. Sabi nga ng ating ibang di ba, training natin, sasabihin, some will join, some will not, so what next? Eh wag mong antayin na i-next ka ng upline mo. Kaya maniwala ka rin, respetuhin mo ang upline mo. Now, naniwala ka sa upline mo, maniwala ka rin sa downline mo. Sino ang downline mo? Yung kukunin mo. Yan. Yung kinuha mo, huwag mo sasabihin, ang engot-engot naman itong downline ko. Ay kapatid ha, pag tinawag mong ganyan yung downline mo, baka balikan ka niyan. Kung engot ako, mas engot ka. Bakit? Kinuha mo ko eh. O, di ba? Kaya dapat walang ganyan. Respetuhin natin kahit sino pa ang ating makasama sa negosyo. Respetuhin pa natin kahit na ano po ang natapos niyan. May tinapos o wala. Maliit o matangkad, maganda o konting ganda lang, okay lang po. May ipin o wala, okay lang po. Kasi sa Health World, hindi po tinatanong kung anong meron ka, kung anong itsura mo. Ang tinatanong, may pangarap ka. So kung may pangarap ka, maniwala ka sa Health World. Okay? Now, okay sa upline? Okay sa downline? Tanong. Cross lines. Naniniwala ka sa cross lines? Dito po sa Health Wealth, meron tayong tinatawag na synergy. Nagtutulungan tayo. Tayo-tayo po magpapacrossline, nagre-respetuhan, nagtutulungan. Hindi po tayo nang-aapak ng ating kapwa. Okay? And of course, pinaniwalaan ng lahat. Kaso mo, ang pinaka-importanting paniwalaan mo sino? Ikaw, sarili mo. Dapat maniwala ka na kaya mo. Kaya mong gawin ang Health Wealth. Napakadali po at napakasarili. Maniwala kayo. Mamaya papakita ko kung gano'ng kadali. Now, naniwala ka na. Believe. Dapat, everyday, meron kang positive mental attitude. Ano yung positive mental attitude? Yung pagising mo sa umaga,
Di ba, minsan napagising natin at sabihin na, oh, ano ba ito? Ang hirap naman ang buhay. Ay, naku, ang init. Ay, naku, walang pera. Ay, naku, Diyos ko, umagang-umaga, puro sentimiento sinasabi mo. Eh, sino palalapit sa'yo? Pagka puro negative ang naririnig galing sa'yo, I tell you, ang maa-attract mo, negative din. Eto na, bubangangaan ka na ng asawa mo. Eto na, magagalit na. Eto na, yung mga naniningil sa'yo. Pero subukan mong maging positive. Wow! It's a wonderful day. Ang ganda ng buhay. Nako, talaga naman. Magbubulat ka, bigla na lang may kapitbahay ka magbibigay. Mare, ito ulam. Oh, di ba? Bakit? Sinabi mo maganda eh. Kaya maa-attract mo, magaganda rin. Di ba? Subukan mong pangit ang sabihin mo. Pangit. Sample lang, sample. Mamaya gagawin natin itong exercise. Pero gusto kong magkaroon ko ng yes. Pag sinabi mo ang salitang yes, anong nararamdaman mo? Positive. Ang ganda ng pakiramdam. Minsan nakakakilabot ka na tayo. Pero pag sasabi ko, yes! Pagising mo sa umaga, yes! Ang ganda ng buhay. Yes! Kahit walang ulam. Yes! Kahit walang pandistan. Yes! Kahit walang pangloan. Yes pa rin. Darating ang oras, makagugulat ka, may mga dumarating na blessings. Why? Positive ka eh. Subukan mong sumigaw ng mo. Lahat sila nagulat. No! Oh, ayaw nila ng negative. Lahat pagka nakarinig ng no, naku, maglalayuan sa iyo. Pero subukan mo sumigaw ng yes. Pagpasok mo sa isang kwarto, bibigaw ka, yes! Ano sasabi ng mga tao? Uy, nanalo yata siya sa loto. Oh, di ba? Positive agad ang pumasok sa isipan nila. Kasi yes is a positive word. It attracts. Kaya umaga pa lang po, ganun na po ang maging buhay natin. Kahit nasabihin na natin, yes, na-Indian ako. Yes pa rin, yes, hindi ako, hindi ayaw umate ng Zoom. Okay, yes pa rin, hanap akong iba. Ganun, ang galing, ang sarap-sarap po ng pakiramdam. Okay? So, of course, commitment. Dito at mapapasok po kasi yung kailangan natin talaga maging committed. Hindi po ito isang araw lang na pag gabi nili mo, tapos na. Bukas, mayaman ka na. Hindi po. Kailangan din talagang trabahuin. Wala pong negosyo na hindi pinag-aaralan at ginagawa. At pinagbubuhusan ng panahon. Lahat talaga, gagawin mo. Ordinaryo ngang karinderya. Gigising ka, madaling araw, mamamalengke, magagayat, maghuhugas, magluluto, pagalas, magsisilbi. Pagdating ng gabi, ganun na naman ang gagawin mo. Kinabukasan, ganun na naman. Bakit mo ginagawa? Negosyo mo eh. So ito, kung ititrain mo as talagang negosyo mo, bigyan mo ng panahon. So hindi pa pwedeng wala kang oras. Kaya pagka sinabi natin commitment, ang hihilingin ko sa inyo, mga first timers, mga bago ha, kahit na hindi bago, bigyan nyo ng 3 taon ng sarili mo. 3 to 4 years. Tuloy-tuloy, araw-araw, ginagawa, nagsishare, nagkikwento. Yun lang naman ang negosyo natin, ikwento. Ano ba ginagawa ko ngayon? Sa tingin nyo, ano ginagawa? Nakikwento. Kwento lang ako ng kwento. Ano kinikwento ko? Lahat ng past experiences ko. Lahat ng actual na naranasan naming mag-asawa. Kwento na kwento. Maghapon, magkikwentuhan kami mag-asawa. Anong pinag-usapan namin ni Mel? Health world, pagising. Tanghali, health world. Bago matulog, health world. Health world ng health world. Pinagkikwentuhan lang po namin. Yun ang negosyo namin. Kaya nga pag binuksan niyo po yung aking dugo, subukan nyo yung ganulin. Alam nyo po, ang lalabas hindi na red. Green! Oh, green na! Kasi talagang nananalaytay na ang green body dito sa katawan natin. At wala kami ginagawa. Magkwento. Ganun lang po ang gagawin. At para ka makapagkwento, kailangan mo mag-learn. Lahat pag-aralan. Para pag kahit sino makausap mo, may naikikwento pa. Experiences, testimonies, mga techniques, strategies, saan yan matututunan? Dito po, sa Zoom. Kaya attend na natin para matuto. And of course, alam ko yan ha, mga first timers, maraming magdi-discourage sa inyo. Sigurado yan. Ang unang-unang magdi-discourage sa inyo, sino? Naku, magugulat kayo. Ang unang magdi-discourage sa inyo, pamilya nyo. Pag-uwi nyo, kaya umattend ka ng Zoom. Tapos nakita, ano na naman yung ina-attendan mo? Naku, wala ka ng asawa-asawa. Ano yan? Networking? Naku, scam yan. Ladies and gentlemen, ang health world po hindi. Hindi tayo scam.
tayo ay legitimate, existing for the past 14 and a half years. May LTO tayo, meron tayong BFAD, meron tayong SEC approval, meron tayong DTI, and of course, meron po tayong mga katibayan na ng mga testimonies, health and wealth. Kaya I tell you, at yung ating mga, tignan nyo po ang ating mga Facebook post, nakalantad ang mukha ng ating presidente. Kung tayo'y manloloko, hindi niya nalantad ang mukha niya. And talaga naman, hindi lang po presidente natin ang nakalantad. Mga mukha na natin mismo. Eh tayo ba manloloko? Hindi. So hindi ka matatakot, inantad ang mukha mo, isama ang pangalan ng health wealth sa litrato mo. Kasi alam mo, tayo ay legal, tayo ay legitimate, tayo ay very stable. Ganyan po ang Health Wealth International Corporation. Kaya nga doon sa magsasabing hindi mo yang kaya. Nako, sila po yung mga taong hindi nakakita, hindi nakakaintindi. Kaya tiyagain na lang po natin na ipaliwanag sa kanya. Or antayin natin yung panahon na may makita na siyang pagbabago sa iyo. Dati-dati gusgusin, naglalakad, ngayon may motor na. Dati-dati sumasakay lang ng tricycle, ngayon may sasakyan na. Vios. Tapos maya-maya, naging yung Vios, naging Fortuner na. Naku po, ganyan-ganyan po ang nangyari kay Jonathan Torres. Dati po, Vios lang. Si Warren Torres, dati, lang ang sasakyan nun eh. Yung Getz, ang lit-lit ng Getz. Ngayon, anong naging sasakyan? Nagkaroon ng Pajero, nagkaroon ng Fortuner. Grabe. Sino tong mga taong to? Si Warren, karinderya lang yan dati. Si Jonathan, lang yan dati? Nag-aahe-ahente ng insurance. Pero ngayon, grabe po, binago talaga ang buhay. Ngayon kapatid, kung maniniwala ka dyan sa mga discouragements na yan, ngayon pala magpapagutuhan, walang mangyayari. Trato mo na lang sila na parang alikabok. May kwento nga po dyan eh. Yung papagpag mo yan. Mamaya pinapagpag mo yung biyanan mo pala. O kaya yung asawa mo. Dahan-dahan ang pagbay. Sikretong pagpag lang. Pero kung ba mga kapitbahay nyo, ay napagpag mo ng todo. Biro lang po. Wag aawayan. Okay. Now, merong isang kwento dyan eh, na napakinggan ko po sa isang NBO rin na inaadilan. Alam nyo kasi kahit po ganito na ako dito, napakatagal ko na sa ganito, kami po ay nag-aaral pa rin, nakikinig pa rin, nagbabasa ng libro. Kasi this is a continuous learning process. So, lahat po. Ngayon may natutunan ako dun sa isang kwento na kapag meron ka daw nang di-discourage sa'yo, i-consider mo yun na parang, yung uu? Diba anong uu? Diba ang uu, mabaho? Di pagka mabaho, diba iniikutan, dinalayuan? Medyo layo-layo ka muna dyan kasi i-consider mo muna siya gano'n. Pero kapag kaasawa mo yung nagaganon, ako, sikreto lang po, baka mamaya na hindi ka papasukin sa kwarto. Okay? So, yan! Right attitude! Yan ang mga dapat nating matutunan. Simple lang naman eh. Babaguhin mo lang ang mindset mo eh. Babaguhin mo lang ang pananaw mo. Ang maganda magbigay ng mindsetting, si Pastor Lobby po. At tinay niyo po yung NBO niya. Ay, grabe. Talaga namang magugulantang kayo. Kasi talagang magkakaroon kayo ng realization. So, dust away discouragements. And of course, kailangan matuto ka rin ng MLM skills. Alam mo na, naayos mo na yung perspective mo, naayos mo na yung pag-iisip mo, naayos mo na yung nabago mo na yung utak. Kailangan naman, samahan mo rin ng skills. Kasi hindi pa pwedeng puro utak lang o puro damdamin lang ang pag-iirali natin. Kailangan din, may alam kang skills. Ano-ano yung mga skills? Kailangan matuto ka mag-prospect at mag-invite. Kakatapos ko lang po nung how to prospect and invite, the art of prospecting and inviting. Sa mga susunod na ano, pwede natin ibigay yan ulit. Magkakaroon din po ako nung training about millennials. Magkakaroon ako ng isang training about customer relations. Yun, mga do's and don'ts. Ibibigay po natin yan. So, lagi po kayo mag-aabang dito sa Zoom. Marami kayong matututunan. And of course, goal setting, goal getting. Ito, kailangan ang kausap niyo po sa goal setting and goal getting, ang kayo usap niyo dyan, yung inyong sponsor or yung inyong mga upline o mga coaches o mga mentor. Kasi sabihin niyo, ganito, oy, upline, sponsor, mentor, coach, ako'y desididong gawin ito. Bigyan mo ako ng panahon, umupo tayo, mag-goal set tayo, mag-goal plan tayo. Kasi, alam niyo po, kinakailangan po
may ano eh, may direksyon yung ginagawa mo. Hindi kasi pwedeng walang direksyon. Kailangan may plano ka. At yung plano mo, yun yung isiset ng iyong upline or mentor. Tuturuan ka, igagay ka. Okay? At isa, kung wala ka naman ding mentor or upline, independent kang kumikilos, matututo ka rin via Zoom. Kaya attend po ng attend. Napaka-importante attend ng attend. And of course, matututo rin po tayo na kailangan din nating malaman ang product and business presentation. Hindi po kasi pwedeng wala kang alam. Hindi naman kinakailangan gamitin mo yung napakaraming slides. Hindi. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kasimple gawin. Pero yes, dapat naiintindihan nyo lang. Naiintindihan ninyo ang product, naiintindihan nyo ang marketing plan. Kasi pag may nagtanong, kailangan alam yung sumagot. Of course, ang MBO din, kailangan nating matutunan. And mga special trainings. Yan, special trainings. Yan nga, yung mga binanggit ko kanina. Now, tingnan ninyo po ah, ano ang mga trainings natin. Meron tayong mga basic trainings. Ang dami niyan. Ganyan nakahanda ang kumpanya. Yan lang, lahat ng yan, maatenan mo. Magkakaroon ka na ng, ano, magiging well-versed ka na sa takbo, sa dynamics ng multi-level marketing. And meron din po tayo mga special trainings na ginagawa. Sa ngayon lang, yung mga workshops kasi hindi natin magawa dahil bawal pa ang physical contact. Pero marami tayong mga trainings na pwede niyong matutunan via online, via Zoom, via FB. Magkakaroon po kasi ng mga FB Live, may mga trainings din po na ilo-launch doon. Ganyan nakahanda ang ating kumpanya. Ang dami niyan. And I tell you, kapag yung mga trainings na yan, inatinan mo sa labas, napakamahal po. Grabe, kami ka, umaatin nga po kami, may babayaran kami, 3,500, merong 5,000, merong as much as 25,000, ganun kamamahal. Inatinan namin, may itinatinan pa po kami sa ibang bansa, ng mga trainings. Bakit namin inaatinan? Kasi gusto namin matuto eh. Para meron din kaming maituturo. Kaya nga ito sinasabi, kailangan mong matuto. Kasi wala kang ipapasa pag wala ka mismo alam. Okay. Now, dahil alam mo na yan, yan, ito yung dahilan. Bakit kailangan mong mag-aral? Kasi kailangan mong magturo. How can you teach kung ikaw mismo walang alam? Diba? At ito yung mga dapat mong alamin. Product, MBO, frequently asked questions. Yan. Meron po tayong isang training niya na ang nagbibigay ay si Ma'am Jolandas. Binibigay din ni Joms yung frequently asked questions. Yun yung mga mga ordinary questions na nahaharap mo every time na may kakausapin ng bago. Maraming tanong ang bago eh. Yan, frequently asked questions. Kaya kong ipaliwanag yan. Ano ang sagot dito? Actually, 2 pages siya na mahahaba eh. Naipon po namin yan, yung mga tanong na yan, at nagkaroon po ng sagot. So, kung ikaw, kung mamamaster mo yan, kahit sino pa makausap mo, hindi ka kakabahan. Kasi alam mo ang isasagot. AWIC policies, yan. Bibigay po ako niya ng NDO na yan. Minsan, siguro, ibigay ko yan para maintindihan ninyo ano ba yung pasikot-sikot dito sa opisina, ano ba yung mga polisiya, ano yung mga IDs na ginagamit, ano yung mga forms na ginagamit. Para ikaw mismo, pag may nagtanong sa'yo na downline, may isasagot ka. Of course, forms and usages and special trainings. And ngayon, alam mo na, natuto ka na, alam mo na kung ano gagawin, kailangan may mga tools. Ano yung mga tools na pwedeng magamitin? Yan! Kailangan kumpletuhin mo naman ang kit mo. Yung kit po natin, hindi po yan mahal. Simpleng-simple lang, sa totoo lang. Baka hindi pa umabot ng 200 piso, may kumpleto ka na ng kit eh. Okay? Yan. Flyers. Yan. Yung flyers na yan, importante yan. Official po yung flyer na yan na nanggaling sa, ito yun, no? Official po, nanggaling yan sa approved ng FDA. Dito merong frequently asked questions na makikita. Yan, ito po yung ating official flyer from FDA. Ngayon, kapag namigay ka, isulat mo ang pangalan mo dyan, name and telephone number, para pag inabot mo, lalo na't hindi mo kakilala, cold market, yun ang cold market, hindi mo kakilala, pagka naalala ka niya, may makikita siya yung pangalan mo at telephone number. Okay, now, isa pong magandang tool natin, yung dengue flyer. Ano po yung dengue flyer? Yung picture niyan, yan. Ito po, hindi tayong gumawa nito. Ang gumawa po nito ay DOH. Sabi ng DOH,
Paano susupuy ng dengue? Ano mga simptomas? At ano ang dapat inumin? Nakakatuwa po. Kasi mismong dito po nakalagay, ha? Yan o, sabi. Uminom ng maraming liquid. Isa sa pinaiinom ay barley. Sabi ng DOH, maganda ang barley para sa dengue. This is a very good marketing tool. Lalo na ngayon, tag-ulan. Ang dami pong nagkaka-dengue ang nanay. Pagka nagka-dengue ang anak, may simptomas ng dengue, naku po. Minsan nga, pinagkakamalan, baka COVID-19 na, yung pala, dengue na. Malaking tulong po ang ating green barley, lalong-lalo na sa mga bata. At hindi lang po sa dengue, kasi marami na tayong testimonies ngayon na nakatulong talaga para lumakas ang immune system, para makabangon ulit dun po sa mga COVID-19 patients. Nakatulong po. Hindi ko po sinasabing yun lang ang ano ha, ang pwedeng gawin, pero napakalaking tulong. Yung sinasabi nilang ang recovery is 3 weeks to 1 month, dito po wala pang 2 weeks nakaka-recover na. Pagpunta nila sa ano, sa health center o pagpunta ng health worker sa bahay nila, nagugulat pag swab test sa kanila, negative. Malaking tulong po ang ating produkto. Trust in this product. Grabe. Ito na po ang ating talagang sasalba sa atin. Okay? Now, yan. Nandali lang po ah. Kasi sumasakit na po yung lalamunan ko sa iinom ako. Yan. Pagka, so, ano na, yung tuyong-tuyo na yung lalamunan mo, tanong mo, naku, pagkainom mo, ang sarap talaga. Now, another marketing tool. Yan. Ito. Ang ganda ng produkto, ang ganda ng paliwanag mo, very enthusiastic ka. Siyempre, dapat enthusiastic. Hindi ka pwedeng pupunta sa kakausapin mo, tapos ang sasabihin mo yung gusto mo ng barley. Hindi pwedeng ganun. Dapat naman talaga maayos na maayos ka at manong. Tapos isa pa po, baka kasi makalimutan ko. Pagpunta po natin sa ating mga client, sana naman po ayusin din po natin ang ating sarili. Una sa lahat, mag-supply tayo at mag-toothbrush. Kahit po naka-mask tayo, mag-toothbrush. Kasi pag hindi ka nag-toothbrush, ikaw aamoy sa sarili mo. Naku po, di ba? Baka mo bigla ka nalang himatayan dahil naaamoy mo yung sarili mo. O yan, natatawa sila. Totoo po yan. Naku. Kaya kailangan mag-ayos tayo, mag-supply. Hindi kinakailangan ang ating damit ay mga signature at magaganda. No! Maayos lang. Huwag lang naman sando o kaya ano. Kasi, titignan ka nung nag-ano sa'yo eh. Sabi mo maganda barley. Sabi mo kumikita ka dyan. Pag mula ulong kang titignan ka, eh tapos yung sinelas mo pa, hindi pareho. O kaya yung kuko mo, di ba? Ang dumi. So, ayusin naman natin para may confidence ka rin pag nakikipag-usap ka. Okay? Pagkatapos, excited. Kailangan, andun ang excitement, andun yung passion and enthusiasm. Bakit? Ladies and gentlemen, ang ating inaalok ay energy drink. Tapos, ikaw mismo, nilalangyalan niya. Ay, naku po. Gusto mong barley? Alam mo, ang barley, ang ganda. Eh, ano yun naman natin? Alam mo, Mari, grabe itong nakita ko. Ang ganda nung nangyari sa akin. Hindi naman exaggeration, pero talaga namang with enthusiasm. Kasi, ano eh, product po ito eh, na energy drink. Pagkatapos, hindi tayo ano, diba? Ano na po ako kasi, ganyan ako kapag very, very excited eh. Talagang ano eh, lahat pinagpapawisan at and everything eh. Now, yan, maganda ang produkto, nakaayos ka, yan, excited ka, enthusiastic ka. Pag sabi nung kausap mo, alam mo, Mars, ang ganda nga nung kinikwento mo. Sige nga, bigyan mo nga ako ng 3 bote. Sasagutin mo. Ay, wala akong narang product. But hi! Mga kaibigan, lahat ng dealers and soon to be dealers, kailangan meron po kayong product palagi. Hindi po kayo pwedeng maubusan ng produkto. Dapat ang bawat tao minimum 3 bags meron, kasi hindi mo alam, umiikot yan eh. Ang bilis. Order 7, order kalahati, order 1 bag, tapos wala kang produkto. Eh, ang layo mo, nasa Nueva Ecija ka pa. Saan ka kukuha? Sa Bulacan o sa Maynila ka pa kukuha. Kaya kailangan lagi kang may nakastock na produkto. I-avail nyo na po yung 7+1. Magkakaroon pa po kayo ng extra head. Pagkakataon na po yan. Kaya kailangan po i-avail po natin. Okay? Now, meron ka ng produkto,
meron ka dapat ding ano, DIS. Ano yung DIS? Yun po yung pipilapan. Para, ano na yun eh, parang kapag nag-sign kasi sila doon sa DIS, semi ano na po yan eh, parang 50% committed na sila sa inyo. Ang style ng pagpapapirma, pwedeng sabihin, o sige po, ako na lang mag-fill up, i-interviewin ko po kayo. Ha? Tapos, pagpapipirmahan mo na sa kanya, sabihin mo, pwede po mag-autograph. O, pagka-autograph, pipirma hindi, pipirma. Yun, at least may commitment sa inyo. And, sasabihin niya, eh, pagka ba pumirma ako dyan at bumili ako, eh, magiging member na ako? Opo, ito na nga po eh. Ito po ang katibayan na ito yung ipapasok natin sa kumpanya. Yun, registered na. Yan po yung mga techniques. Pwede ituro po yan sa inyo na inyong mga appliance. Of course! Ayan. Magkatapos mong bumili, siguraduhin mong magpa-ID ka na. Okay. Meron po tayo ngayon, dahil hindi naman lahat nakakapunta dito sa Maynila, meron pong sistema na ngayon ng pagpapa-ID. Gusto ko lang iikwento sa inyo, magpapadala kayo ng malinaw na litrato ninyo, tapos pipirmahan nyo rin sa ilalim. I-messenger nyo lang po. Pagdating dito, ipiprint, kaya na po namin gawang kayo ng ID. Tapos, magbayad din lang kayo. Pwede pong magbayad via GCash or pwedeng i-deposito sa account ng HealthWell. Magkaka-ID na kayo kahit pa nandiyan kayo sa Mindanao or saan lugar kayo, pwede po. Kasi ang ID po ay ginagamit po natin ngayon talaga para, in fact, kapag yan pinakita mo sa mga checkpoints, makita lang yung pangalang HealthWell. Oh, frontliner yan. Eh, totoo naman, frontliner tayo eh, di ba? Tayo po yung mga silent frontliners na nakakatulong kasi nagdadala tayo ng magandang produkto para makatulong ngayon sa panahon ng COVID. Okay? So, importante yung ID. Of course, meron din po tayong tinatawag na ClearBook. Kung wala po kayong mga laptop, meron po kayong ClearBook. Dito sa ClearBook, narito po lahat po ng mga slides na pinapakita po sa marketing plan, sa product presentations, nandiyan dyan. Murang-mura lang po yan. Pwede kayong umorder sa mga uplines nyo o sa mga may nakokontak po na nag-rebenta nito. Okay? Para ka na ka rin kasing naka-ano nito, naka-laptop, nandito kumpleto na lahat. Ganyan-ganyan mo, dala-dala mo yan. Sasakay ka ng MRT, sasakay ka ng jeep. Tapos bubuksan mo ng ganyan. Pagbukas, oh, yung katabi mo nakikisilip, kahit malayo, sumisilip. Yung iba, ang ginagawa, dumidiretso po sa testimonies. Bakit didiretso sa testimonies? Alam mo naman ang Pilipino, to see is to believe. Pagka nakita agad, uy, totoo yan? Totoo yan? Oo. Eto nga, oh, andyan ang litrato ko. Kaya maganda po, pag meron kayong mga testimonies, magpalitrato kayo, of course, dapat laging may kasamang bote. Para pag kami nagtanong sa inyo, totoo ba? O ito po, tignan niyo po ito. Ito po yung aking auntie na gumaling. O tignan, ito yung po yung numero niya. Yan. Before and after. Pwede kayong magpa-documented yan. And of course, yan. Pag seryoso ka talaga dito at leader ka, hindi ka mawawalan nito. Ito po yung ating katalog. Yung katalog, ano po yan eh? Yung flyer, pag pinamigay mo yan, minsan ano ginagawa? Kinukuyo mo, sas itatapon. Pero yan, hindi nila kayang kuyumusin yan dahil ang tigas niyan. Ang tibay, ang ganda ng papel, ang mahal po ng pagkakagawa dyan. At talaga namang dine-research pa yan para gawin. Tapos yan po yung sinasabi ko sa inyo. Ipapaskin ba naman ni Ma'am Vicky yung ganda ng kanyang mukha dyan kung siya ay manloloko na? Hindi. Kasi legitimate tayo. Stable ang kumpanya. At pag binuksan po yung flyer ay yung ating katalog na kung makikita ang daming produkto, ang daming ano, sasabihin ng negosyanteng kausap mo o kaya ng mga young professional, sasabihin, ang daming produkto. Ibig sabihin, mayaman ang kumpanya. Oh, ang gaganda ng produkto. Ibig sabihin, stable ang kumpanya. Ibig sabihin, hindi ito nang loloko. Ibig sabihin, legitimate ang HealthWell International Corporation. So, yan po ang ating sales skill. Now, kumpleto ka na yan. Pwede yan pang one-on-one or pwede mong ipadala via Lalamove. Meron kang hindi mapuntahan. Nasa ano ka? Nasa Nueva Ecija ka? Gusto mong pumunta sa Pasay? O kaya gusto mong pumunta sa ano ba? Nasa Quezon City ka, punta kang Pasay, hindi mo mapadalhan.
pwede mo padala yung mga materials na yan via Lalamu, via courier, via LBC, via Grab, diba? Or kung ano naman, nasa probinsya, padala natin. Makakarating po yan via LBC. Pag international, via DHL, nakakarating po. Meron na po tayo ngayong official DHL and LBC. Meron na po tayo dito. Nag-set up na ang kumpanya. And of course, kompleto na yan. Ano yung kahuli-hulihan na pinakita? Zoom. Ito po yung pinaka-importante ngayon. So, dapat lahat talaga encourage natin umattend ng Zoom. Masahan ba natin yan? Bukas! Gusto ko pong anyayahan ang lahat. Ika-campaign ko na. Tomorrow is Wednesday. Wala po tayong, meron pong Zoom, pero hindi po ordinaryong product and marketing. Ang mapapanood niyo po ay isang sizzle ng mga millennials, mga kabataang na mayagpag at ginawa ang health wealth. Ngayon, ang gaganda na po ng mga resulta nila sa kanilang health at sa kanilang kabuhayan. Mga kabataan. So, yayain nyo po tomorrow. Lahat ng mga pamangkin nyo, anak nyo, mga kapitbahay na walang ginagawa, manood ng Zoom. Hataw, millennials, bukas. Meron din pong, at very short lang po yun, ha. 2 hours lang po. Ang mga magsasalita po, ay grabe, ang gagwapo at ang titikas at pati bulsa nila po, puro matitikas na. Nandiyan po si Mr. Joms De Jesus, of course, si Mr. Diggs Novio, super mahiyain, pero ngayon, kumikita po, kumita na ng 1.1 million sa loob ng isang taon. Of course, si Mr. Jomar Olarde, napakagaling mag-marketing plan, and of course, kasama rin po ang aking anak dyan, ang aming anak na si Vince Medel, and ang pinaka-importante sa lahat na makapapanood nyo dyan, isang SM boy. Ano ibig sabihin na SM boy? Yung dati siyang empleyado sa SM, and di ba merong mga sa department stores, merong sales lady, siya salesman. Alam nyo, tinitinda niya, agwapong-gwapo, bag. Pero ngayon, hindi na po bag. Hindi na bag ng SM na pambabae tinitinda niya. Ang inaano na po niya ay bag ng barley, product pa. At dahil naman dyan, kumita ng 11 million. Grabe. 11 million. Puro kabataan. Kaya lahat ng kabataan, lahat ng pag sinabi natin kabataan, hindi naman, mga 16, 17, 18. Ang millennial po kasi hanggang 35 years old. Millennial, considered millennial. Yayain na natin po sila. Bukas, makikita nila ang resulta ng pinaghirapan ng 5 taong ito ngayon namamayagpag sa health plan. Okay ba yan? Yes! Okay. Imbitahin natin. Next! So, alam na natin, natuto, nagturo. Bakit kailangan gawin yon? Para tayo ay dumami, maduplicate. Kung ano alam mo, dapat alam ng tao mo. Okay? Dapat kung na-master mo, kasi ma-masterin mo eh, kailangan master. At para ma-master, panood ng panood. Pagka-master mo, yan. Papasa mo na. Ganito po. Ang tawag doon, law of leverage. I would rather have 1% of 100 people's effort rather than 100% of my own. Ang ibig sabihin, pag ako pumasok sa trabaho, babayaran ako 100%. Pag ako absent, zero. Bakit? Wala ako eh. Ako lang yun eh. Now, kapag ka sa MLM, multi-level marketing, padadamihin mo ang sarili mo. Pagkadami ng sarili mo, doon gumagana ang network, doon nabubuo. Kunyari, meron kang side A, side B. 50 sa side A, 50 sa side B. Sa side B mo, merong kinasal, hindi nakakilos. Ilan ang natira? 50 minus 1, 49. Sa side B mo, sa side A mo, 50 minus 1, 49. Kasi, yung isa nagpakasal, yung isa nagbakasyon sa ibang bansa. So, may natira ka, 49 plus 49, that is 98. Kung 100 ang tao mo, dalawa lang ang nawala, may 98 ka pang natitira. Yun ang ibig sabihin. 1% of every people's effort ng buong grupo mo. Kasi, hindi naman pwedeng gawin mo ang oras mo, sasabihin natin, para maparami ko ang oras ko, gagawin kong 26 hours. Hindi po pwede mangyari yun. Ang oras po natin, kahit
pagbalik-balik na rin ng mundo, 24 oras lang po tayo nito. Yun lang ang oras ng isang tao. Kahit gustuin natin gawing 25, 26, or 30, hindi mangyayari yun. So, hindi mo mapaparami ang sarili mo talaga kung ikaw lang. Mapaparami mo yan sa pamamagitan ng ibang tao. Yung po ang tawag sa leveraging. Yan po ang ginagawa ng mga negosyante. Pinarami ni Henry C. ang sarili niya sa pamamagitan ng maraming SM Malls. Pinarami ni Lucio Tan ang sarili niya sa pamamagitan ng maraming Allied Bank, sa pamamagitan ng maraming Philippine Airlines. Pero tayo, hindi natin kayang gawin yun dahil wala po tayong kapital. Pero dito sa Health Wealth, sa napakaliit na puhunan na 8778, kung magaling ka nga eh, kung minsan laway mo eh. Talaga, ay Terry, paano ninyo mga appliance ninyo? Pagalingan talaga dito. Lalo-lalo sa mga retailers, naku, mamamayag pag sila dito. Yan po ang ginagawa ng mga negosyante para ramihin ang sarili. Eh ano ba tawag sa atin? Hindi ba tayo mga negosyante rin? Tayo ay mga independent entrepreneurs. Okay? So, duplication. Ganito yung mastery. Si A, ikaw yon. Nag-invite ka si B, tinuruan mo. Lahat ng alam mo, tuturo mo kay B. Si B ngayon, na-master niya, tuturo niya rin sa kay C na in-invite niya. Si B is your first generation, si C is your second generation. Tapos si C, naka-invite kay B na iyong third generation, kung ano rin ang alam niya, ituturo. So, kinakailangan talaga mastery. Dapat alam mo. Tapos kapag uma-attend, sabay kayong uma-attend para sabay kayong natututo. Minsan nga, nagko-compare notes pa yan eh. And that is to infinity. Ganyan po ang ating negosyo. Walang katapusan yan na puro, puro, puro. Darating ang panahon, yung akala mong napakahirap gawin pag-umpisa, pagdating ng panahon, ang ginagawa mo, nagsusupervise ka na lang. Nag-arrange ka na lang ng mga meetings, nag-uusap kayo, nagbabanding kayo, kasi malaki na ang grupo. Lahat po tayo pwedeng magtayo ng kanya-kanya nating grupo. Huwag niyong isipin, si upline lang yung grupo ni upline. Hindi. Ikaw ay mayroong chance ang magkaroon ng sarili mong grupo dito sa Health Wealth International Corporation. Okay ba yan? Yes! So, teach! Turuan lang talaga ng turuan. And after that, lalaki na ang network mo. You build your network. Paano ba nagsisimulang lumaki ang network? Para sa mga nagsisimula, may tuturo lang po kami, no? Yung tinatawag na neighborhood marketing. Dahil pandemic ngayon, magsimula ka sa sarili mo, sa loob ng bahay mo, sa asawa mo, anak mo, genan mo, kapatid mo, yan. Share mo ng share, share ng share. Bawat isang taong sinisharean mo, magkakaroon niya ng sarili niyang kakilala, kaibigan, at ano, mga friends sa Facebook. Ang Facebook nga lang, ilan ba ang pwede mo maging friends? Sa isang account, 5,000. Kaya hindi mo pwede sabihin wala kang kakilala. An average Filipino may kakilala 600 to 700. Now, hindi lang ganun. Because of the Facebook, Instagram, and Twitter. So, yan. Pagkatapos, paglabas mo sa bahay mo, lipat ka na. Pwede ka nang tumalon sa mga kapitbahay. Anong ginagawa ko? Palayo ng palayo sa bahay mo na pwede ka pang maglakad. Bawal kasi ngayon munang lumayo-layo eh. So, dyan ka lang muna. Tapos, susunod na barangay. Tapos, sa susunod na kalyehon. Tapos, sa susunod na community. Palayo na ng palayo. Bakit ganon? Kasi, pag nagsisimula ka, wala ka pang income masyado. Wala ka pang malaking cheque. Kapag ang sinabi mo, ay, nasa Manila ako. Gusto ko sa Davao. Pawid ka kagad ng Davao, magkano pamasahe? Samantalang pwede kang dito muna sa sarili mong neighborhood. Okay? Ang tawag po dyan, neighborhood marketing, yan po ang pinahihirap ngayon sa United States. Kasi nga, mahirap lumabas, mahirap lumayo. Tapos habang lumalayo ka, nagkakaroon ka na ng income, nagkakaroon ka na ng puhunan. Para pag gusto mo na magprobinsya, may capital ka na, meron ka na income. Hindi yung agad-agad kasi simula mo pa lang, tatalon ka na ng tatalon. Baka mamaya ma-burn out ka. Dahil sabi mo, ano ba to? Ba't ganun? Akala ko ba? Ano? Hindi naman pala maganda. Ganyan. Negative na. So, simulan mo na muna dyan sa maliit mo. Okay? So, that's neighborhood marketing. At pag kaya na, tatalon na tayo doon sa tinatawag nating kung ang gobyerno natin, merong ganon,
tayo po meron. Balik probinsya, tayo tawid probinsya. Yan, isa-isain po natin ha. Gusto kong ma-realize ninyo kung nasaan po ang mga service centers natin. Yan. La Union, Baguio, Bulacan, Laguna, Batangas, Cavite, Iloilo, Cebu, Bohol, Cagayan de Oro, Davao, Butuan, Leyte, and Bacolod. Yan, nakalimutang ilagay. Okay. Meron po tayong Leyte and Bacolod ha. Yan po ang ating mga service centers nationwide. And soon to open. Malapit na rin po mag-open ang Davao. Wow, Davao. Grabe. Pag sinabi mong Davao, laki ng market ko ng Davao. Kaya kung may kakilala kayo sa mga lugar na yan, simulan nyo na pong ilista, mag-prospect na kayo. Yung natutunan natin sa The Art of Prospecting and Inviting, i-apply nyo na po yan. Okay? Yan po ang ating mga service centers nationwide. Now, ladies and gentlemen, pag yung steps na yan ginawa mo, bumili, nag-aral, nagturo, na-duplicate ka, tapos, ano ang kasunod? Siyempre, pag ginawa mo yan limang yan, ang kasunod niyan, walang iba kung hindi ang pagkita. Papasok talaga ang income. Huwag niyo pong isipin na, naku, baka naman after a year, sabi ni Course, tatlong taon ang gagawin ko dito eh. No! Hindi mo aantayin yung tatlong taon bago ka kumita. Ngayon, mag-aral ka. 1 week, tapos mag-share, may umorder sa'yo, tapos may meron na, sunod-sunod. Baka after 2 weeks, 3 weeks, may cheque ka na. Weekly, pwede kang magkaroon na ng income dito through retailing or through network building. Pero syempre, we encourage the network building, okay? And of course, pagka may income na, ang susunod na step dyan, savings. Tinuturuan din po natin ang mga tao natin mag-save. Dito sa kumpanyang to, dito nyo mapapansin na, hindi po pinapakita, hindi dito uso yung, oh, ano kotse mo? Ferrari. Oh, ano kotse mo? Mustang. Oh, ano kotse mo? No, hindi ganun. Ini-encourage natin sila, minomotivate natin sila to aspire. Yes, pero kapag kabago, talaga namang inuupuan po ng upline at sinasabing, oh, kahit na ang kukunin mo muna ay Mirage or Vios or ano ba yung mga maliliit na kotse, okay lang. Kahit nga motor eh, okay lang. Kasi dati nga naglalakad ka lang, ngayon may motor ka, may pagbabago. Of course, so tinuturuan natin ng tamang financial wealth management ang tinuturo natin. Financial and wealth management training, binibigay po natin yan. At tinuturuan natin mag-save. Kasi alam nyo, itong panahon ng pandemic, mabuti na lang po ang mga taga-HealthWell. May income, may savings. Hindi lang income, nakapag-save. Kaya kahit na sabihin natin nagkaroon ng lockdown na 3 buwan, nabuhay po tayo. Yan po ang ginagawa natin. Yan po ang kultura natin dito sa HealthWell. Napakagaling. Okay? So, income. Now, ito po yung 7 stages na pinagdaanan. Ngayon, papunta tayo dun sa last stage. At ito po yung pinakamasarap na stage. Ito yung sabi ko nga kanina na gagawin natin. Pwede bang mangarap tayong muli? Kasi para sa mga may mga edad na, minsan yung pangarap na matay na eh. Ngayon, bubuhayin natin ang inyong mga pangarap. Dati-dati kasi, bata ka pa, dami mong pangarap. Gusto kong ganito, gusto kong ganyan, gusto kong ganun. Pero habang tumatanda, yung mga pangarap na yun, nabubura na. Lalo-lalo na sa mga kalalakihan, gusto ko kotse. Pero nung nakapag-asawa, nawala, unti-unti. Bakit? Uunahin mo pag-aaral ng anak, pagkain, di ba? Bigas, lahat, kuryente, tubig. Minsan nga sarili mo, hindi mo na mabilan eh. Bakit? Kasi uunahin mo ang pamilya mo. Ngayon mga kapatid, gusto ko buhayin natin ang ating mga pangarap. Pumikit ka. Pagkatapos, pikit po. Lahat, pikit ha. Gusto ko lahat nakapikit. Nakikita ko yan pag di kayo nakapikit. Pumikit kayo. Isipin nyo kung ano yung pangarap nyo. Pangarap mo para sa sarili mo. Ano yung gusto mong mabili? Ano yung gusto mong mapuntahang lugar? Ano yung pangarap mo para sa anak mo? Ano yung pangarap mo para sa nanay mo? Kahit ba sabi mo ng washing machine lang ng pangarap mo gusto mong bilhin sa kanya, isipin mo, baka bago mag-December, pangarap mo, mabilhin siya ng washing machine, hindi na kailangan maghintay pa ng bonus galing sa pagiging empleyado. Baka ngayon pa lang, mabibilang mo na siya, di ba? So, pumikit po tayong lahat at imagine natin kung ano yung ating mga pangarap. Okay? Now,
nakapikit ka na, na-imagine mo na, nakasakay ka sa kotse mo, yung anak mo, isasakay mo rin sa kotse, hindi na maglalakad papuntang eskwela, hindi na maiinitan, ihahatid mo na. Wow, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Pagkatapos, makikita mo yung kapitbahay mo, maisasakay mo pa, magugulat sila, dati kang naglalakad, ngayon may sasakyan ka na. Isipin mo yung mga pangarap mo, nabibili mo ang asawa mo ng magandang bahag, ang nabibigay mo sa anak mo masasarap na pagkain, na itatravel mo sila, tigit sa lahat, nakakapag-aral sila sa napakagandang school. Isipin niyo po, habang nakapikit kayo. Pagkatapos, idilat niyo po ang inyong mga mata. Dilat po lahat. Lahat dumilat. At tignan niyo po ang screen. Ito ang magiging itsura ninyo pag natupad ang inyong mga pangarap. Are you ready? Are you ready? Yes! Yes! Yan ang mangyayari po sa atin. Sisigaw tayong lahat ng yes! Grabe! Natupad ko ang aking pangarap. Eto na, mag-aaral na ang anak ko sa magandang eskwela. Mapapakain ko na ang asawa ko sa masarap na restaurant. Pagkatapos ng pandemic, maibibili ko na ang nanay ko ng gusto niya. Makaka-travel na ang pamilya namin. Grabe! At higit sa lahat, makakatulong na ako sa mga taong gusto ko. Kapatid, yan ang pwede mangyari sa bago ng health at ang buhay namin. Kaya nga, sabi ko nga eh, kung hindi siguro kami nag-health well, baka hindi nakapag-aral ang mga anak ko, baka hindi naging piloto si Vince. Baka wala ako ngayon dito, nakausap kayo. Mabuti po, mabait ang Panginoon. Ginawa niya pong instrumento ang mga leaders ng health well para maabot ang mga taong nangangarap. Kaya ikaw kapatid na nandiyan dyan ngayon, nakikinig. Akala mo wala nang pag-asa sa buhay? Akala mo katapusan na? Lalo na nawalan ka ng trabaho ngayong pandemic? Wag. Mabait ang Panginoon. Ibibigay niya sa'yo kung ano ang kaya mo. At ako na nagsasabi sa'yo, kapatid, kaya mong gawin ang health well. Masarap gawin ang health well. Madaling gawin ang health well. At dito sa health well, marami kang matutulungan. Palakpakan po natin ang ating kumpanya. Salamat sa mga pumalakpak. Talaga okay, naman. Okay. Ayan po, nakasupport po sa akin si Mel. Okay, now, ito po ang pinagdaanan natin. Yan, bumili, nag-decide, natuto, nagturo na parami natin ang sarili natin, lumaki ang network, dumating ang income, at darating ang panahon, yung mga pangarap mo, mararating mo. Yan po ang pagdaraanan mo, yan ang journey mo dito sa Health Wheel. Simpleng-simple lang. Yung pagbili at pag-decide, ngayong araw na to, pwede mong mangyari yan eh. Kayo, sabi mo sa sponsor mo, dalan mo na ako, gusto ko nang gawin. Tapos mag-decide ka mamayang gabi, isipin mo, ano ba ang gusto ko? User, retailer, o leader? Pagkatapos, bukas magsimula ka ng mag-aral.
ate ng Zoom, makipag-usap sa upline, konsultahin ang mga mentors, ang mga coaches, magpaturo, humingi ng oras, sabihin mo, seryoso akong gawin ito. Upuan mo ko, ano ang gagawin ko. At of course, pag natuto, yung teach, learn, teach, and duplicate, pwede pong mangyari yan in 3 months' time. Yung iba nga, mas mabilis eh. Minsan, 1 month, 2 months ang kukuha. Kung nagawa mo ng 6 months, okay lang. Ang mahalaga, magsimula ka na. Hindi po pwedeng hindi magsimula. Kailangang magsimula. And I tell you, kung ano man po ang pinapangako ng Health Wealth, ibinibigay yon. Kung ano ang gusto mong cheque, ibibigay sa iyo yan. Sabi nga ni Sir Joey, eto ang cheque mo, blanco. Ikaw ang magsusulat ng amount na gusto mo. Ako ang lang ang mag-withdraw sa banko at ibibigay sa iyo. Ganyan po. Kung ano po ang ibibigay mong effort sa Health Wealth, tatapatan yan ng kumpanya. Kaya nga mga kaibigan, gawin lang po natin ang tamang daan, growing right in 3 years' time. Unang taon, right attitude matututunan mo, pati tamang skills. Second year, yung belief mo, buong-buo yan. Bakit? Kasi nangyayari lahat ng pinapangako ng kumpanya. Nangyayari ang sinasabi ng mga uplines mo, ng mga speakers, nangyayari lahat sa iyo yan. Kasi ginagawa mo ng tama, sinusunod mo ang lahat ng steps. And on the third year, harangan ka man ang sibat, hindi ka mapipigilan. Bakit? Kasi hawak mo na, nasa kamay mo na ang mga pangarap mo. Before, opportunity is nowhere. Sa ngayon, ha, sa labas, parang walang opportunity. Wala kang bukas ng mga restaurants eh. So, sino magiging empleyado? Wala. Layoff. Maraming saradong negosyo. Wala. Tanggalan ngayon. Even malalaking kumpanya nagtatanggalan. So, sa labas, walang opportunity. Mabuti na lang po, dumating ang Health Wealth International Corporation. Kapatid, the opportunity is now here. Narito na. Kaya, kayo, pag-isipan nyo na ang mabuti, paano natin gagawin? There is no security in this world, only opportunity. At ang hatid sa atin ng Health Wealth ay isang magandang opportunity. This is my favorite. At ito po ay natutunan ko na pinaliwanag ng gusto sa amin ni President Joseph Espiritu. Paborito rin po kasi ito ng Mr. JD. Sabi niya, choice, chance, change. You must make a choice to take a chance or your life will never change. Kung sa ngayon, yan ang pakiramdam mo, wala nang pag-asa sa labas, hirap ka sa buhay, ang daming babayaran, nagtatago sa mga kailangang bayaran, mapuputulan ng kuryente, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad ng tubig, hindi alam kung paano ibibigay ang bagong laptop na kailangan ng anak para sa online training o online learning, hindi alam kung saan kukuha. Kapatid, kapag hindi ka nagbago ng buhay mo ngayon, hindi ka nag-introduce ng pagbabago, hindi mo binuksan ang isip mo sa mga opportunities katulad ng inihahandog namin sa iyo. Pagising mo bukas sa susunod na buwan o sa susunod pang mga taon, yan pa rin ang buhay mo. Kaya kinakailangan magkaroon ng pagbabago. Eh ano pa ba naman po ang pinakamagandang pagbabago? At napakamurang paraan para magbago. Ito ang handog ng Health Wealth, ang opportunity ng magandang produkto at magandang hanap buhay. So ladies and gentlemen, our goal in Health Wealth is 320,000 a month. Yan ang goal ng bawat isa at marami na po ang nakakatupad niya. Kaya kung tayo po ay nakahanda, kami pong mga speakers, lagi rin pong naka-ready para magbigay sa inyo ng training. So, with this, ayaw na naman umandar ng aking meron na naman pong na-stop sa aking module, pero ganun pa man, ako na po ang magbibigay sa inyo ng
mensahe ng ating presidente. Sabi niya nga, panahon na para kumilos tayong lahat kasi napakaganda ng opportunity ng healthcare. Ang gagawin lang natin, gagalingan lang natin, galingan ng bawat isa, galingan nating lahat, gagalingan ng kumpanya, at wala tayong ibang pupuntahan kung hindi ang tugatog ng tagumpay. Success and nothing less. So, ito po ang magandang ibig sabihin ng GB. Okay, GBs to all of you. Gusto ko lang pong basahin. GB could mean green barley for health. O, di ba? Ang ganda. GB could stand for great business for wealth. But most importantly, GB connotes a lot of God's blessings such as HealthWealth International Corporation. HealthWealth is a blessing from God. So, may a lot of GBs be with us all. Galingan nating lahat, galingan ang bawat isa, humayo tayo at magpakarami, and let us all be proud dealers of HealthWealth. Stand proud, HealthWealth. Maraming salamat po, humayo tayo at magpakarami. Sana po marami kayong natutunan sa simpleng binigay namin ngayon ang drawing right. Yun po ang joining daraanan ninyo dito sa HealthWealth. Natuto ba? Nag-enjoy? Ha? Thumbs up? Yes, lahat naman naka-thumbs up. Maraming salamat. Hindi ko kayang batiin ang lahat, pero ang dami talaga. Oasis Jenny, nanonood. Okay. So, ngayon naman, of course, tayo ay mamimigay ng ating mga awards para doon sa mga ating mga smart-looking, yung ating mga beauties, guapies, and happies. Tatlong smart-looking, tatlong beauties, dalawang beauties, dalawang guapies, at dalawang happies. Okay. Yan. Sige. Habang ginagawa ng burado ang kanilang pinipili, tayo naman po ay magpapa-raffle. Yan. Sino gusto na raffle? Raffle? Sino gusto? Yes, of course. Paraffle. Magpapa-raffle po tayo ng 5,200 pesos. Okay, gusto niyo ba GCash or ano, loan? Cash, ha? Cash. Okay, cash. Ito, ha? Ano mo? Yan. Okay, kung gusto niyo pwede namang puro cash. Okay? 5,200 pesos. Okay, sino gusto manalo? Now, sino rin ang gustong manalo ng 8,500 pesos? Yes! Okay! Yan! So, i-announce muna natin yung ating smart-looking. Ah, smart. Hindi ko makikita eh. Smart-looking. Ayan! Ito na ang mga ano ng hurado. Of course, magpapakatotoo na ako. Magbabasa na po tayo. Yan! Of course, a smarty! Yan! From Quezon City! Nanalo po si Power Levy Payas. Yes, congratulations. Okay, from Achievers. Achievers, si Liberty De La Cruz is Marty. Congratulations. From Onliners, okay, si Ruby Avendano. Congratulations, mga Smarty natin. Tatlong Smarty. Levy Payas, Power, Liberty De La Cruz, Achievers, and Ruby Avendano. Onliners. So now, sa beauty. Of course, ito talaga naman, beauty na, sexy pa, grabe talaga. Ah, from the Fighters Group, si Miss Jacqueline Villegas. Congratulations, Ma'am Jackie. And from Horderai. Ito ay, bagong invite, ano? Yes, bagong invite, beauty talaga, nasan ba? Si Miss, si Miss, Jacqueline, napakita ba si Miss Jackie? Yan. Okay. Now, sa Horderai, si Miss Rose Ann Ramos. Asan si Miss Rose Ann? Nawala siya. Miss Rose Ann, tumalikod. Na-stuck siya. Na-stuck yung kanyang... Ano yun?
So, si Miss Rose Ann Ramos. Now, sa Guapi! Oh, dalawa po ang ating napili from na Guapi. Okay? From Horderai Group, si Willie Reston. Willie Reston, andyan? Ayan, palakpakan natin, Willie Reston. Oh, oy, nakita ko si Gurney Paharillo ng Eagles Wings. Yes, hello girl. Yan, abangan niyo po yan. Napakagaling pong speaker niyan. Naku po, nag-share yan nung nakaraan, nung Monday, last Friday. Na, galing na kanyang sharing. At abangan niyo po, napakagaling pong speaker ni Miss Gurney. At napakagaling din pong MC. Yan, isa po yan sa ginugroom natin. Yan. Of course, isa pa sa Guapi from Fighters Group. Fighters, si Jonathan Gandula. Congratulations po, okay? And of course, smart, beauty Guapi. Now, pipili ako ng dalawang happy. Okay? Pwede ba? Iikot mo nga. Yan, dalawang happy. Yung mga happy dyan, umiti nga. Mga happy-happy. When, okay? Sino pa? Ayun, sino? Okay, sige. Okay, asaan? Ayan, ako rin, nakita ko siya. Ayan, tama. Sa totoo lang. Ah, sa isa nating happy na talagang grabe yung ngiti. Of course, binabati natin si Miss from Horderai Group, si Wendy Villegas. Yes! Congratulations, Ma'am Wendy. Yan, talaga naman. Kanina kasi yung pagiging happy po, yung talagang, yes, oh, ako rin, oh, heart. Ako si Cora Heart, eh, oh. Corazon. Kasi, di ba, corazon, heart. Yan. And of course, yung pagiging happy kasi, all throughout the session, masaya, nagpa-participate. Yan. Yung magagandang ngiti dyan. Sino ba? Ayan. Ayan, no? Si ano? Akin na. Yan. Ako, tumitingin ang horado. Marami po kami dito kasi na nanunood. Okay? Yun, si Ma'am Liberty. Nanalo na si Ma'am Liberty, eh. Okay. Yan. Siyempre. Yan. Sinabi natin happy talaga. Oh. Ang mga hurado ko, medyo mabagal. Ayan, oh. No, mga mabagal. Okay. Ayan. Okay. Now, asa na yung ating pang-raffle? Ayan. Habang namimili sila na for happy, dali, bilisan natin. Of course, para tapos tayo ng 3 o'clock. Yan. Maraming natutunan, ha? Marami po ba tayong natutunan? Nag-enjoy? Natuto? Yan po yung growing right. Ngayon, sa September 1, ako po ulit. Meron akong ibibigay na bagong training, kaya mag-ano na po kayo, mag-invite po talaga kayo. Na habang pinipili po yung ating, ano, isa pang happy, kasi po, ang monitor natin, ang kaya lang kasi is 25. Eh, maraming monitors, kaya tinitignan po lahat. Yan. So, pipili po kami ng 5 mananalo ng tigto 200 pesos. Para mabilis. Okay? Yan. Sino na ang ating happy? Sino? Asaan na? Ah, okay. From Horderai again. Yan. Bagong invite natin sa from Horderai, si Justine Sumaya. Happy. Happy, yes. Sumaya. Oh, Sumaya. Anak ba ito ni, ano, ni Ate Myla Sumaya? Yes. Pangalan-pangalan pa lang, Sumaya na talaga. Okay. O, ang 5 nanalo po ng 200 pesos, Power Carla Martin ng Bulacan. Power Carla Martin. Kasi ito, Health Wealth CRD. Hindi na to. Okay, huwag na yan. Nasa ama. Nanalo kayo, ha? So, gusto ko yung manalo. Okay. Isa pa. Okay. Razel Jane Azuelo. Bago po ito. Bagong nanood. Miss Razel Jane Azuelo. Nandiyan dyan pa. Power Carla Martin ng Bulacan. Nandiyan dyan. Nanalo. 200 pesos. Wala. Ah, si Razel Jane, wala. Nawala na si Razel Jane. So, kuha pa tayo ulit ng isa pa. Okay? Yan.
Eagles Wings, Abigail Pajarillo. Abigail Pajarillo, nandiyan dyan? Yes, okay. Anak ito ni Gertie. Yan. Cups, Christy Okay. Naku po, kahapon po si Ate Christy Okay. Ang swerte, nanalo ng 200. Alam niyo po, yan po si Christy Okay, yung taga-Cups po siya na taga-Bulacan. Siya po ay naka-7 plus 1 in just 1 week. Pitong, ay grabe talaga. Pag nagsa-7 plus 1, nananalo na ba? Pag daw nagsa-7 plus 1, nananalo ng raffle. Baka manalo ka na isang bibo. Okay. Cups, from Cups, Olive Makalalad from Calatagan. Calatagan pa to. O, Olive Makalalad, nandiyan pa ba siya? Si Olive Makalalad. Yes, andyan. Ah, wala na. Ah, nag-out na si Olive. Sayang. Okay. Power Josie Sabinay ng Bulacan. Oh, nandiyan dyan siya. Nakita ko. Okay. Now, panghit. Yan. Ano ba yan? Helpful CS? Okay. Ha! Nakakatuwa naman. Nanunood ang ating, ay nako, ang ating napakagaling na product presenter. UP graduate, may master's in microbiology, etc. etc. Talaga naman. Ang ating mabait na service center owner ng Cavite, Ma'am Jocelyn Landas, Hall of Famer. Ate Jo, nanalo kang 200. Wave ka na, diba? Uy, sabi ni Ate Jo, wave! Para ako na nag-decide eh, no? Sagot ko na yan, Ate Jo. Okay. Yan, nanalo, Joanna Yu. Joanna Yu. Nandiyan ka si Joanna Yu. Wala na si Joanna Yu. Ayan, mga nanonood siguro. Bagi ka ng happy birthday. Okay, may bumate. Power Marshall Merciales ng Quezon City. Marshall, 200 na. Wala na si Shal. Sayang Shal na nangalo, wala na. Okay. Oh, isa pa. Oh. Power Joanna Yu Cebu. Joanna Yu, ito yung kanina, wala na. Okay. Dalawa na. Okay. Marivic Gallo from Bohol. Nanonood si Marivic. Yes, congratulations Marivic. Nanalo ka ng 200 pesos. Siguro, ano na to, load na, no? Load. Yon. Now, aanuhin naman po natin yung 8,500 pesos. Sino gusto manalo? Yes, 500 ah. 500 tayo. 8,500. Ito cash. Pwede natin i-Gcash lahat. Okay? Now, Power Malioni Paliorina Riyad. From Riyad. Nangunood. Okay? Andyan, Power Malioni Riyad. Andyan, 500 pesos. Okay. Nanalo ka po. Eagle Swings Nelita Sampayan Tansa. Cavite. Eagle Swings, Nelita Sampayan, nandyan? Okay, nanunood po, John Louis de los Reyes. Bago, John Louis, nandyan? Nachi-check po kasi namin kung nandyan. Okay, andyan? John Louis de los Reyes. Wala? Wala. Okay. So, dalawa pa lang ang nananalo natin. Corderay Joy Lacanlale, Laguna. Invited by Wilma Villegas. Invited ni Ate Wilma. Okay. Tumulat na tayo marami. Okay. Brian Albura ng Cebu. This is from Cebu. Anak ni Susan Albura. Tama. Andyan. Nanalo ng 500 pesos. Congratulations from Cebu. Okay, oy, from Aces Group, Eddie Pedregal, from Poggio. Eddie, si Kuya Eddie Pedregal, Aces, nanalo ng 500 pesos. Bago po, Connie Linas. Connie Linas, 246. Connie Linas, andyan dyan. Yes, congratulations, Ma'am Connie. Ah, invite Aces Jonathan. Eh, meron na to, nanalo. Ibaba mo si Eddie Pedregal? Ayun. Jonathan? Iba ko na. Okay. Okay. Invited ng Aces, Jonathan Pedregal. Jonathan Pedregal, nandiyan dyan? So, ano to? Mag-ama? Ah, wala na. Okay. So,
Basta, 2, 4, 6. Power no Reggie Nogueras. Invited ng Power Reggie Nogueras. Nandiyan dyan. Wala na rin. Sayang mo, mga invited. Siguro kasi nagpaalam na ako eh. Kaya umalis na sila. Naku, napakaswerte talaga nito yung babae ko. Hindi lang po talaga namamayagpag ang cheque niya. Nag-ano na po ito eh. Nag-30 to 40,000 a week. From Nueva Ecija, Power Rhea Paras! Congratulations! Another 500 pesos. 2, 4, 6, 7. Okay. Ay, wala si Rhea. Ay, I'm sorry. Sorry, Rhea, nawala ka. Anyway, naka na naman ang cheque mo. Wave-wave na yan. Ano ito, health care official? Wala yan. Okay. Wow! Nanonood from Aces Group, Lea Mina Caliboso ng Makati. Abangan nyo po si Lea. Isa po yan sa magiging health sharer natin and potential speaker. Wala si Lea. Lumabas na. Sayang. Naku po, sayang. Naku, Lea, 500 pesos yun. Okay, and ito. Yan. Power Ryan Perez ng Bulacan, 500 pesos. Nandyan? Okay, congratulations. 2, 4, 6, 7. Isa pa. Ang dami kasing wala eh. Pala nila kasi tapos na, kaya nag-alisan na. Okay. From Horderai Group, from Lipa, Batangas. Albert Loreño, Lipa, Batangas. Albert Loreño, wala na rin. Saya, okay, and another one. Parang nanalo na to, di ba? Ah, ano siya? Happy? Happy. Nanalo na siya ng Happy, nanalo pa rin ng 500 pesos from Horderai Group, Justin Sumaya ng Laguna. Magpakasaya ka talaga ngayon. 2, 4, 6, 8. Yan. Yan po ang walong winners natin ng 500 pesos. Tahimik na? O, ba't tahimik kayo? Anong gusto nyo? Ano? Natatawa sila, natatawa. Okay, o sige na nga, magpaparaffle pa tayo ha, last na to ha. Okay, ako na magde-decide ha. Akin naman talaga to eh, ako naman talaga nagpaparaffle eh. Didesisyonan ko na. Oh, didesisyonan natin, magpaparaffle tayo ng 1,000. 1,000 pesos, isang winner ng 1,000 pesos. Okay. Alog-alog, bolang kristal, sino kayang mananalo? Palakpak, palakpak kayo, palakpak. Thumbs up, thumbs up. Yes, talaga naman. Yun. Oh my gosh. Talaga, nanalo na siya ng smart looking, nanalo pa siya ng 1,000 pesos from Power Group. Levy Payas ng Quezon City! Nandiyan ka pa, Levy? Nandiyan pa? Okay, nanalo na 1,000 pesos. O ngayon, dahil nandirito po sa tabi ko si Kuya Mel, hingan din natin siya isang 1,000 pesos, Kuya Mel, okay? Kaya mo ko lang pinapanood. Alika rito, alika rito, alika rito. O hindi lang po 1,000 ang ipaparapon. Ano po sabi niya? Sige, ipakita ka na sa baba. Wala, hindi na kita. Sabi ni Kuya Mel, dalawang 1,000 pesos pa ang ipaparaffle natin. Okay ba yun? Yes, so bilisan na natin. Walang kristal, dalawang 1,000 pesos. Una pong nanalo. Nanalo ng Guapi. Nanalo rin siya ng Guapi. Ngayon, nanalo rin po ng 1,000 pesos from Fighters Group. Jonathan Gatula. 1,000. Nandiyan pa si Jonathan. Yes. Congratulations, Jonathan. 1,000 pesos. And the last. The last, ha? From Power Group. Nanalo from Bulacan. Ben Santiago, 1,000 pesos. Okay. So, yan po ang na-experience natin pag nag-attend tayo ng Zoom. May mga excitements. Pero ang pinaka-importante po, marami tayong natutunan. Okay? Kasi alam nyo po, oo. Yung, tapos na? I-focus mo. Okay. Now, ladies and gentlemen, gusto ko po kasi maintindihan nyo itong mabuti. Nagpaparaffle kami.
Yoga, nagbibigay kami, nag-share kami ng blessings namin. Kasi talaga namang ang daming blessings eh, sinishare namin. Pero kung ako po sa inyo, mas magiging interesado ako, alam mo kung saan. Doon sa mga natututunan natin dito. Kasi alam niyo po, lahat po itong pinaparakol namin, nanggaling lang po ito doon sa knowledge na natutunan namin na kung paano gagawin ang negosyo. And I tell you, we promise you, gawin niyo lang po yan. Tama, sundin niyo yung journey ng growing right natin. Alam niyo, many 500s or thousands or even millions will be coming your way. Yan po ang handog ng HealthWell International. Maraming salamat po. Let us all stand proud, HealthWell. Humayo tayo at magpakarami. I-extra siya. Yes. Bye-bye. See you tomorrow sa ating Hataw Millennials. 1 o'clock. See you there.